Clever joined party. It's Nevermore part of the quest. Here we go, police. Kebab. Sino? Ano? Andre is there. Makakraft ko na ba? Ready set kung maano siya. Arcane mouse, throw his line. Need kebab and anak. Oh, what the fuck is good? Baka dun makukuha. Oh, did I? I just got back. It's probably my pilot. I just got back home. I'll tell him. Oh no. Not good, not good. Masyado bang maaingay yung stream ko? Sakto lang. It's probably my pilot, brother. I'm sorry. Nakalock tong boots na to. Apprentice boots. Pang codex. Hi. Good afternoon. Magka-try pa lang kami but waiting for our party. Check ko lang dito kung nasa na sila. Unknown public chat. Anak. And kebab. Anak AFK kebab is here. Okay. If Anak AFK, who should we get? We should get strong cleric. Who do you suggest? Sure. I give you party leader. You're the PT lead. Okay, habang wala pa yung party, mag-PK muna tayo. Mary Jane. Plus the priest eh. Okay, let's go. Photocraft. Ano ba kailangan natin buhayin dito? Crit damage. Should we buy this? Wala. I think they give us pots for this eh. Ito yung gagamitin natin para mataas yung reduction for bosses. I think that's the only thing you need. Discord here. Yeah, pwede tayo sa unknown. If dying, just die. Okay, ready. First attempt, guys, let's go. Stage 5 right away? What stage should we start?
Do we lose tickets if we fail? We don't. Okay. Party dungeon, let's go. Stage 3. Request entry. Only the master can enter. So, Master Clever, let's go. Good afternoon nga pala sa mga nag-view. Are clear on Germany, why are you so handsome? Di po, nadaan lang sa lighting. Grabe ka naman. Pinapaganda mo ang aking ARL. Sa mga bola. Di na kita BPK, ano IGN mo? Ano ba IGN mo? Di na kita BPK. Tanker is going to be kebab. Is kebab. If he has provoke. I don't think so. Good afternoon. Sensya na kayo ha. Mag-start na kami soon. Wait na rin kami. For start, Don M, good afternoon, Quiz G. Good afternoon din sa'yo. Thank you for tuning in sa ating noob page. Bagong-bagong page pa lang. Hopefully, in the future, marami tayong kasamang tumambay. Good afternoon sa mga 23 viewers. Good afternoon sa inyo lahat. BK muna tayo sa Battlefront. Napapansin ko ha, not sa Bishop, napapansin ko sa Knight. Napakadaming ano. Ayun nga, iniisip ko, highest damage siya nakukuha ang aggro. So, baka lumipat sa akin yung aggro. Sabi ni Kuya Lloyd, totoo naman, kung wala kang sword and shield na may provoke, then of course, it's gonna lilipat yung aggro dun sa amin. So, yeah, let's test 3. Can give up and go 3. Okay. Okay. We can exit. Okay. GGG daw, GGG. A clever leader. Let's G. Okay. Accept. Boss, stage 4 ka agad. Baliw. Babaliw na tayo eh. Or sige, try natin. Pagka masyadong maingay yung BGM, or yung music, or yung bosses ko, please let me know. I can adjust yung... ang gamit ko is Streamlabs. I can adjust to that. JM Mendoza, Boss G, anong masasabi nyo, Rice? Agad katapat nyo. Eh di ano, matakot sila. Kinausap ko na sila eh. Sabi ko sa kanila, matakot kayo. Kami katapat nyo. Maghanda sila. Gumawa sila ng strategy. Magpuyat sila. Pag-isipan nila kung paano nila kami nakatalunin. Kasi hindi easy ang Solaria. Next. May mechanics ba to? Tatayo lang kami. I love you, sabi niya. What's up, Germany ha? Cervantes. Si Cervantes yan. Lagi ko nakasama sa PK Field. Thank you for tuning in. Okay, we need more defense. PV accuracy and PVE accuracy and everything. 4 hits. That already. The Clover. Aray! Putang ina, sakit! You need to use the pots. The boss pots. Tang ina, ubus. Nabura siya. Grabe. I think he needs to use the ano. Yung melee. Pwede pa siyang bumalik dito eh. Pwede pa siyang bumalik. Just in case na mapunta sa akin yung ano. Yung aggro. Then we can take this one out. Lagay natin dito. And then use natin to on. Pag lumipas sa akin yung aggro, din gagamitin ko na lang to. The vote to give up on the party dungeon. Agree daw. Okay. Ang sakit naman. Utay na. Hindi kaya, no? Tangina, hindi kaya. Hanggang 3 lang talaga kaya, ha? I think can. I did click leave. Okay. JM Mendoza, aha, good luck, Boss G, sa amin code agad ang katapat namin. Ano bang guild nyo? Anong katapat ng code? Di kaya, need tank. Kailangan talaga ng tank. Kailangan yung sword and shield. Yung sobrang kunat.
Not unless we're gonna use all the pots, pero putang ina, sakit pa rin. Pati si Daddy Kim na nanbot dyan sa stage. Oh, so it's normal lang pala. Good thing na napanood mo pala yung kay Daddy Kim. So, sabi nila, even Daddy Kim got soft on stage 4. Live viewer said. Oh, sorry. Abunta na ako. Thank you. Sabi nga pala yan ni Miku. Danood ata siya ng stream ni Daddy Kim. Let's go. So, kung kaya naman namin yung stage 10 without using the pots, i-keep ko na lang siguro yung pots na to for ano? For, putang, nasakit pa rin sa kanya eh. Aray. I think you need melee damage reduction. Saka yung may buff ba siya ng boss? Mamamatay siya. Aray. Ay, sabi ni I love you, sakit ng DPS mo, boss Germany. Sakto lang siguro. Sakto lang. With the buff to 44, hindi ko alam yung ibang ano, factor ng damage ko. More on skill damage ata. Yung build ko is more on skill damage. So, hindi nakalabas sa gilid. Aray, nabura. Mukhang ako ngayon mababa yung DPS kasi hindi ako tinitira ng boss. Mas tinitira si Nevermore sa kasila, oh. Which is good. Hindi ako mamatay. Good afternoon sa mga 52 viewers. Thank you for tuning. Ayun na. Tangina. Ito na. Pat, ilagay natin, i-use natin yung pots. O, lumipat ulit eh. Siguro kailangan ko is one of the pots over here. Ano ba? Ito. Melee damage reduction. Yan. Lagay tayo ng mga dalawa. Just in case lang na kailanganin natin. Leave natin sa auto. Ayan na. Putang na. Sakit. Ayan na. Putang na. Sakit. Kailangan natin dito dalawang pare eh. Kung itatakbo ko ba to, okay lang? Ano mangyari? Putang na. Dito tayo. Pwede ba itakbo? Pwede ko na pala itakbo eh. Oh. Takbo ko na lang. Aray. Tanga na, sakit. No reset, just die. Okay, ayun, nalipat oh. Oh, pwede naman eh, effective naman eh. I can go circles. See? Oh. Kaysa mamatay siya, lalakad pa siya sa malayo, di ba? If reset, we lose. Hindi naman siya mag-reset kung nasa circle ka lang, W. Pero sige. Nasa akin na ulit. May naki-clover na. Ceres, anong stage yan, Kuis? Stage 3. Julius De Leon, stage 3 siya. Gem Mendoza, Hubris is loot 7. Ah, oo, malalakas. Di ba nag-merge na ang hood, ang ano? Ang is loot 7. Ay, gagawin ito kumatake. Every second counts daw dyan. 6 minutes left. Okay, makes sense. My time 7 minutes quiz D carry if you circle around sayang yung seconds for DPS. Sabagay, makes sense. Okay. I stand corrected. Kasi nakita ko nagkakapag-DPS pa rin. Iniisip ko kasi maglalakad pa sa malayo. Pero mukha namang hindi din ka nung kalayo, di ba? So, okay. Ayun, lalakad ulit siya sa malaya. Alam mo, feeling ko ang Odin's Cup, ang dami niyang nasirang server kasi nawalan ng competition yung servers. Tapos, parang napapwersa magsama-sama yung mga hindi naman magkakasundo. So, there's a lot of drama, there's a lot of, ano. Tingin ko hindi maganda yung, hindi healthy yung cross-server sa Ragnarok. That's what's going on. Off mo yung exipats mo. Oh, sorry. Nasanay kasi ako nakawan yan, yung dami kasi, joke lang. Joke lang yun, ha? Joke lang. Hindi ko talaga siya napansin. Sorry, kaka-uwi ko lang. Kanina, kung na-PK kayo, yung mga subscribers ko, kung na-PK man kayo, yung pilot ko yun, ha? Hindi ako yun.
Pag hindi ako naka-live, tapos nang PPK, hindi ako yon, yung pilot ko yon. So, is it good 4 minutes left tickets recommended? Is it good? Yeah, we can just keep buying tickets, no? Kung may pera naman, why not? Ian Obod, yo boss G, nasapak mo ako kanina. Ayan, sinabi ko na ba, pilot ko yan, for sure, hindi ako yan. Kaya huwag ka mag-unsubscribe, mahal kita, Lods. Hindi ako yan. We are at 3 times bar with 4 minutes left. Parang very ano to ah. Very clutch. Good afternoon nga pala sa mga 78 subscribers. Thank you for tuning in. Hopefully magawa namin tong stage 3. Ferdinand Fronda, kaya pala nagmamakaawa pa lang kag-guild ko kanina, 4 hits na. Oo, hindi ako yan. Pasensya na kayo. Sasabihan ko siya. Okay. Pinoy po ba si Nevermore boss? Si Nevermore is the third owner. Yung third owner which is with us right now, Pilipina yan. Yes. Hindi ko alam yung una. Yung original owner siguro is Indo kasi nasa unknown na daw siya even before. So, yun. Nako, kukulangin ba kami sa oras? Parang tingin ko clutch na clutch yung oras. Aray, tangin ng sakit. Grabe. Ba't ganyan yan? Kahit a bit. Need more top up guys, come on. Ba. Kiling ko alangin yung ano eh, yung damage versus boss types na codex eh. Meron pa akong pwedeng buuin dun sa gears. Ay, nag-mint pala yan. Nag-NFT siya, yes. Yes, yes. Ang owner ngayon is si Valmet. Si Mentu Gaming, sorry. Grabe. 3 minutes left, 2x2 bar. Tingin ko kaya to. Ay, sakit. Aray? Tangin na sakit. Si Valmet na ngayon ang owner ni Nevermore. I think we should reset this. Pag nag-fail ba? If we fail, do we lose tickets? Good afternoon sa 86 viewers. This is stage 3 sa mga hindi nagsimula sa viewing. Stage 3. Kaya nyo po yan, sabi ni Xiong Xiong Xiong. May under 1 minute pa. Sorry, hindi ko alam kung paano i-pronounce yung pangalan mo tol. So, bansagan na lang itang si Xiong Xiong Xiong. Ayun, kaya naman siguro. Kaso po kinangin na nandito ako sa ano, katapat ni Kebab. Aray? Ang kali talaga, utangin na, defense, ang, well, hindi naman pa siguro kasi itong kataas yung defense ko is, 316, so, ay, totoo, may 90 viewers, congrats, Boss Jeremy, thank you sa mga sumusuporta sa page ko, alam kong hindi ako big time streamer, pero, kung dumating man sa future na maging gano'n ang aking YouTube. Alam na alam ko kung sino yung mga sumama sa akin simula-simula pa lang. Kaya thank you so much. Yay! Kaya namin! Matapos namin! Matapos namin! Tayo-tayo lang, guys! Magagalit na naman yung mga Mir 4 hardcores. Tayo-tayo lang. Walang mechanics. Maiinis na naman sila. Bakit ba? Dito ko... Pakialam ba? Diba? Kung mechanics yung game, okay lang. Kung saan ka masaya, doon ka, di ba? G, let's go! Puro stage 3 lang makuha natin. Siyempre, bili tayo ng budol. Kahit naman siguro biling ko dito, hindi naman yan makikita ng nakatago naman yung card ko. So, G lang tayo. Mahal dito, no? $9,099. Pwede ko rin pabiliin sa tropa ko. Lagi na lang siya sa account ko. We got it! Congrats! Okay, patignan ng gear mo, Boss G7 ni Ventex Gaming. Okay, gears ko, puro advanced blue. Kasi gusto ko yung damage nito. Yung range accuracy, weapon skill damage 7, range accuracy, range damage 5. Yung advanced blue is actually very beneficial kumpara dun sa regular purple.
Siguro ang ko-consider ko lang na purple is yung belt. Pero ito, basic blue pa lang gamit ko sa belt, but the rest is advanced blue. Dahil may damage sila. Ngayon, ito pa lang hindi ko pa napapalitan. Uy, may bago tayong slot nga pala, guys. Ha? Ito yung sa ano, yung bagong accessory na lalabas dun sa Party Dungeon. May ipas, sabi ni Jisoo TRK, may isa pang buro dyan after third clear. Okay. Mukhang bibili pa tayo. Ang dami natin ginagastos. NFT gang, sabi ko racist. Tol, joke lang naman yun. Easy lang, easy lang. Saya-saya lang tayo dito. G, kay Kaiku, Boodle package awit. Yes, 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 yes. Okay, let's do this. Hindi naman ganun kalakas, sakto lang. Kung kumpara mo sa mga top players ng servers natin, hindi, wala pa ako sa kilikili nila. Splendid Bound Chest. Uy! Ito yung ano, regular, no? Crit damage and pwede mo siyang craft? Ay, hindi, pwede ko nang equip. Crit damage. Pwede ko na rin enhance if I want to. Should I? Why not, no? For the meantime, no? Aray. Pasensya na kayo kung nag-joke ako ng Chinese-Chinese kanina. I usually have a lot of Chinese friends. Nag-joke time lang tayo doon. Ginagawa ko rin sa mga kaibigan kong friends sa Chinese, Indo, at kung sino-sino man. But I don't mean any harm. Just want to correct my wrongdoing. Thank you, Tan Creative Hand, for subscribing. I appreciate you for subscribing. Maraming salamat po. 66 summons, sunod na budol sa third clear. Parang grabe yun ah. Ay, shit, na-cancel ko. Wait, one moment. Wait. One sec. 30 seconds. Equip ko lang to. Mamaya ko na siguro open to, no? Para kunyari intense, no? Kunyari intense tayo, guys, ha? Ano ba to? May napuhon dito. Grabe, oh, dinamihan na nito, oh, sobra. Tapos meron na rin ganito. Anong stage yan, sir? This is stage 3 nga pala, stage 3. Platina brace, ang dami naman. Ah, ito yung sa budol. So, puro mounts lang muna tayo, no? Ito, nag-iipon ako ng mounts ngayon, guys, oh, para sa next video natin, content. Ito ate pinakamalupit is yung Splendid Mount. 11 times 6. So, yeah, 6 is what is 11 times 6? Ayun na yun. Accessory stone. Okay. Enhancement scroll. Good. Inboxing natin sa guild. Si Evane bumili. Thank you. Okay, G. G na siguro ulit. Ito rin, mag-open din tayo nito. Puro plus 4 yan. 72 pieces. Tignan natin kung may swerte din tayo dyan. Meron na akong 2 plus 7. So, tingnan natin kung makakakuha tayo ng plus 8. Let's go, G. Ox lang po, ha. By the way, it's a Korean name. It's Bae Yun Min. Ah, okay. Yeah. Ano, bukal package. Channel Run, hindi ko nabasa yung comment mo kanina. Yung mga heater doon kayo, dapat tayo sa likod ng boss. Okay. Oo nga eh, kasi lumilipat, wala kasi kaming ano, provoker. Yung mga sword and shield, di ba, may provoke sila. So lumilipat sa high DPS yung aggro. So, I love you, congrats sa 110 viewers. Thank you sa pagsubaybay, guys. Sa ating noob stream. GG. Sino ba party leader? Ako ba? Hindi naman ako eh. Entries, 2 out of 3. Ah, we can buy additional account, ah. We can also buy additional account. Who doesn't meet the condition? What condition? What? Did someone clear?
Try again. There you go. G. Accept. Ventex Gaming. Mag-Mythic Mount ata si Boss G. Mag-Mythic Mount ako. Slowly. Ayun talaga yung pinaka-goal. Sana this end of this year or ano, next year. Paganda naman ng paganda yung Boodle. Dumas dumadaming summons every package. Pero, imagine, di ba last time, 2,000 sinamons ko, wala man lang ni isa na legend. So, grabe. Grabe talaga. Bawal pala mag-mount dito. Apollo Gaming, honest answer boss, magkano nagastos mo lahat? Ayun yung tanong na hindi ko mahirap sagutin kasi nakakasira ng pamilya. So, hindi ko na binilang. Kevin Masiste Andrade, reparty. Oo, kanina dapat siguro nag-reparty kami para mas maayos, para mas mabilis kami nakapag-start kanina, tama. Okay na siguro, yes. Uniform. Coconut buff potion. Anong sabihin yan? Cock a lot. Ini 4. Is this 4? Is this 4? 4? Agree. So 4 ata kami pumasok eh. Tago, hindi kami mabawas dito. Si ano nga, hindi kaya ni La Daddy kay Mang 4. Paano pa kaya kami mga EPs? Gabi naman. Okay. Leave. No, we can't do 4 we can't do 4 yet. We can't do 4. Very hard, even that Ikim team can't. Apollo Gaming, haha, salamat boss, respect, you're welcome. I love you. Upor na ata yan, DK, yes. Hindi pa namin kaya yung 4 and 5. Siguro, paano namin kakayanin yung 5? I mean yung 4. Naka third job na yung 4 eh. Grabe. Ang hirap. Idol, saan mo nakuha yung 72 pieces na plus 4 crow's claw? Alam nyo, hindi, sa mga hindi nakakaalam, pwede nyo i-craft yung normal talisman. Pwede nyo siyang i-craft. Ayun o. No? Pwede nyo siyang craft as 4. May gold nga lang siya pero hindi nyo na kailangan mag-aksaya ng Nightcrow's scroll refinements. No? So kung marami kayo nun para mag-skip na lahat to plus 4. So ang paproblemahin nyo na lang is from plus 4 pataas. Hindi na kayo mag-aksaya. Hindi na masasayang yung mga plus 1 to 4. Sino malakas boss Germany? Daddy Kim o si Dylan? So if I'm going to rank them sa pinakamalakas na hindi, I would say Daddy Kim and Kodok are the same. Pumangalawa si Mumiao ng Forgotten or Legends. Hindi ko alam kung gaano kalakas yung sa Assassin ng Bishop, but I'm just gonna rank the Rook ones. So Kodok, Daddy Kim match, Mumiao, Casey match, Snake ang sumunod, then si Dylan Pros, then the rest. Next si Heartless, Mythic Mount na rin to, saka Mythic Sword, Staff. Then, from there, si Tamjay siguro, saka si Sitsit. But I would say marami na dito naka Mythic Mount and Mythic Weapon. Kodok, Casey, Mumiao, Daddy Kim, saka si Heartless, lima na dito naka Mythic Mount. And nag-aaway-aaway, naglalaban-laban palagi sa mga boss fight. NFT gang, Kodok. Yes, Kodok. Kodok is very strong. Even on Ragnarok, he is the number one player on Ragnarok right now. He plays the game really well and he's rich at the same time. Very, very rich. Yeah. That's him. Very low-key, yes. Very low-key. Uy. Kalahin mo yun? Whale Guild. Salamat sa mamigay. Salamat. Tingnan, may mga ko tayo malupit. Gold. Nice.
Alam nyo, ginagawa ko lately, kung marami kayong scroll, syempre huwag nyo bibenta in for gold, di ba? Alam nyo, ginagawa ko lately na, ay, ako, nasa akin yung agro, fuck. Mamaya ako napakita, nasa akin yung agro eh. Ito, bibilisan ko na lang siguro. Ang ginagawa ko lately, collect gears, yung mga may plus 8, yan. Craft, plus 8 ko na lang yung kaagad. Kahit yung mga normal normal gears lang. Don't AFK. There you go. Yung kahit yung mga normal gears nyo lang, ang lalaki ng bigay ng mga nandun eh. Yung mga plus 8, plus 5 belts, ganyan. Dami kong kinumpletong ganun. Basta marami lang kayong extra armor refinements. Kung marami kayong extra scroll for refinements for weapon, accessory, and armor, i-risk nyo na yon. I-risk nyo. Siguro ang gagawin nyo, kakraft kayo ng dalawang armor na basic armor. Di ba ang armor, ang safety niya hanggang plus 5, i-plus 6 nyo kaagad. Dalawang ganun. So, laging may pumapasok na isa. Sabi ni Prime, pa-shoutout naman. Shoutout nga pala kay Prime, pati kay Kuya Burns. Odin Maya, Boss G. Oo, pero hindi pa tayo. Sa Thursday pa ata tayo lalaro eh. So, Ian Obod, Boss G, wala pa kay stream coupon? Wala pa ako stream coupon. Wala pa rin akong seeds eh. Pero nag-apply na ako. Since madami nagde-demand na magkaroon daw ng seeds, marami daw. Mag-send daw silang seeds sa akin. Sabi ko, okay, sige. Mag-send kayo ng seed. Why not? Di, mas okay. Walang sound yung game. Oo nga eh. Hindi ko nalagyan ng sound. Teka lang. Sound, yan. Ayan, may sound na. China number one, Germany, are you a streamer? Damn. No, I just started streaming last week. I don't know who you are, but don't judge me, okay? My friends put me up to this. They said, you know what? Just go stream and just be yourself. So I'm like, okay, I'll do it. I mean, there's nothing to lose, right? I mean, after I work, I stream. It's not my full time, so it's my hobby. So I'll just do it that way. Jam Dave Salamanque, pa shoutout naman po Germany ha. Good luck, boss. Shoutout nga pala kay John Dave, siya yung isa sa mga players ko nung naga kasagsagan pa ng Axie. Kuya Burns, mag-apply ka na SS diyan, mabilis lang lumago channel mo diyan, boss. G. Lumago or hindi, basta nandiyan ka. Okay na ako doon. Basta merong kahit na lima lang ang viewers natin, 10 viewers. Basta nandyan lang kayo, tambay lang kayo, may questions kayo, hanggat kaya ng knowledge ko, then we'll answer everything, all the questions that you have. Apollo Gaming, sinampal ako nung kahirapan, boss, yun nakita ko yung kahirapan. Hindi naman, kayang-kaya naman yan ni Farm. Pero syempre yung game is designed to be, if you want to progress, you have to spend, you have to work really hard in real life, spend real money. Pero kung F2P naman, medyo mahirapan ka kasi papatay-patay ka sa Battlefront. Pero wala ang advantage naman ng F2P, wala kang puhunan, pwede kang kumita. Ngayon nga lang, mahina ang account mo, pwede kang patayin. Pero wala kang puhunan. Kikita ka, di ba? So, ano lang yan eh, nag-balance lang yan eh. Pwede kang gumastos ng malaki, nang kumita ka ng malaki, or gusto mo lang gumastos dahil gusto mo mag-enjoy sa game, katulad ko. Hindi ko naman talaga priority kumita sa game. Tangina, ubos sila. John Dave, some keep supporting you, boss, since Axie days. Chozo El, ano work mo, Boss G? Nagbebenta ako ng sasakyan. Hindi ako business owner. Isang hamak na empleyado lang. Ulrich Urubio, sorry, hindi ko nabasa yung comment mo kanina. What's up, Idol? What's up din? Thank you for tuning in sa ating stream. Sige, pwede din. Baka may nakalimutan pa ako. Wala mo nakalimutan ang comments. Okay, NFT. If you wanna watch content in C104 server, Germany is the key. Yes, thank you so much for supporting me. May mga big time streamers din tayo sa 104. There are streamers that's big time, which is Daddy Kim, Dylan Pros, Mumia Wolf, I think Tam JCH, Lee H or something like that. Pero I think yung content nila is more of their country. But Dylan Pro is actually very international. He speaks a lot of English. So okay yun. Anong glider mo, Boss G? Yung basic lang, you know, kuha before. Yung nakukuha before, pag nag-pre-register ka, yung itim. That is my glider. Ayan. Pero ito yung naka-apply dahil mas more experience eh. Saturday 3rd, every sahod, dapat cast. That is true. Minsan, hindi pa nga.
Minsan di pa ka sa out, kumakaskas na, di ba? Kaya ka credit card bill eh. Credit card bill. Sa kanila natin problemahin pag sinigil na tayo ng bangko. Ventex Gaming, carousel pala si Boss G. Yes, nagbabend na ka rin ba ng sakyan? Pasilip ng tattoo mo, boss. Parang solid ah. Sakto lang. Ano ba? Paano ba ito? Paano natin pakita? Ito. Yan. Saka ito. Uy! Michael Lakanlale, thank you for subscribing. Subscribing, subscribing. Malaking tulong sa channel nating napakabata pa. Kayo talaga, may kasi bata. Joke lang. Don't mind my comment. Sana hindi nyo narinig. Sa mga hindi nakakaalam, ano itong sinasabi nila? Basahin ko lang saglit ah. Ano bang gusto nila dito? Mangyari. Wow, legendary to up to you guys. What up to what? Allies. What legendary? What legendary? Minakwa ba tayo? Ew. Ano dito? Ew! Metal fragment! What's next? Up 2? We can just keep going 3 ah. Bring 3 and buy all tickets. So we can do more. Kuya Burns, daily dungeon ba yung ginagawa niyo, Boss G? Hindi, ito yung new party dungeon. It just came out today. Ngayon lang siya lumabas. So madaming nag-attempt. And it gives you a lot of rewards. Louis Baoy, Boss G, what's good? Everything is good. What's good sa'yo? Sa side mo, kamusta ba? Chizuel, apakabait at humble nito si Boss G. Subscribe again. Thank you so much. Hindi naman. Minsan humble, minsan tilted. Pagdating sa nagka-trash talk sa Battlefront, alam mo, sa Battlefront, pag pinapatay mo, may mga magaling mong trash talk, mapipikon ka talaga. Pero kailangan, i-keep mo lang yung cool. Kasi, GG ka talaga pag napikon. Unang mapikon, talo. Rugby Man TV, Gura Putra, thank you for subscribing. I appreciate you all. I appreciate you both. Cancel request. Mukhang umalis sila. What's going on? Can we just... Sorry, 30 seconds. Wait, I BRB to... Okay. No problem. Let's buy patch din siguro, no? And then, for the meantime, habang na dito tayo sa city, let's check kung meron tayong pwedeng ano, i-craft. Ay, wala. Puro expert na. Napakahirap magpataas na expert eh. Tignan mo, mga rewards. So, 100, 250. Paunahan talaga maging expert pero napakagastos. Kasi yung 32% pa lang itong sa akin, professional grade. Pero para maging 32% yan, wucha, ang sakit talaga. Pero ang dami ko kasing kinakraft din na codex. So, ano ba yung mga binuho kong codex lately pag may extra kung scrolls? Sabi ni I love you, sa States ka na talaga nagre-reside. Yes, since 2011, dito na ako nagre-reside. Matagal na ako dito, kaya balik na ang oras ko. Ngayon, it's 10:50 PM. Nag-stream ako after work, which is tanghali dyan. So, pagka gusto ko mag-stream ng gabi, which is peak hours sa Philippines, kailangan gumising ako ng alas 5 ng umaga hanggang 6 AM, which I do as well pag audience or sa Ragnarok, mga guild events, gumigising ako ng ganong kaaga. Ano ba ang mga binuo ko ng mga plus 8 na gears? Saan ba dito yung mga... Ayan, dami dito. Diba? Ayun o, mga plus 7 na sa mga plus 8. Saka plus 6. Di ba nakikita? Ayan, mga binuo ko. Range accuracy, range damage, you know, crit damage. Ito yung mga plus 3 lang na max pero i-risk mo na to plus 4. Kasi magkano na naman pag-craft yan, di ba? 10 iron ore. So, ang gagawin mo dyan, 20 na iron ore ko craft mo kasi dalawang items, so 140,000 gold. Pagsabihin mo yung refinements, ang ratio from plus 3 to plus 4, mataas yung ratio niya mag-success. So buuin yun kung may extra kayong gold. Jesus Gaming, hi, my able, my expiration. Oy, si Jesus, kaya ako galaro ka ba nitong Nightcrows? Michael Lakanlali, sir, para sa inyo, ano mas okay, max HP or damage reduction? Damage reduction, syempre. Damage reduction. Boss G, Epic Glider content na. Hindi ko alam kung magagawa ko yung Epic Glider content. Pero pwede nga ako gumawa ng tatlo ngayon. Pwede kong i-open. So, pwede kong i-risk ngayon pag napag-tripan natin. Sa States ka nag... Ilan na mileage mo, bro? Hindi siya nag-accumulate kasi ginagamit ko yung mileage ko eh. So, yun, umabot ng 20k. Umabot ng 30k. Ginagastos ko for pag nag-tilt ako sa refinements. Ginagamit ko siya for that.
if I want to buy an extra epic weapon, umabot ng 30,000 yung mileage ko, ginagamit ko siya. So hindi siya nabiipon na parang Ragnarok, nakikita mo yung kabuuan ng top up mo. Kahit ko codex pa lang ata ni Boss Chief, presyong SUV na. Depende sa anong klaseng SUV bibilin mo, pero kung yung bibilin mo mga used na sobrang luma, mataas yung miles. Yes. Yes, siguro. Good afternoon, Boss Jer. Sabi ni Romel Fowler, good afternoon din sa'yo. Thank you for tambay-tambay dito sa C104 Rook. Just to let you know, sa mga new viewers natin, 132-137 kanina, nandito tayo sa Stage 3. Ito ang third attempt namin. Natatapos namin ang Stage 3 ng mabilis na lang din. I don't think kailangan ko nang gamitin to. Not unless very clutch na lang yung nangyayari. Ito, walang codex. So, what's gonna happen? Kung walang codex. Ah, pwede mo pala siyang i-craft. Pwede ka pala mag-craft nito. Under normal craft. Accessories of prosperity. Under prosperity, oh. Ay, puta, malupit. Ay, malupit. Ito na lang. Ito na lang next purple. Ito talaga mas magandang ibuing purple right away. May leather na ako. Quartz na lang problema ko. Pero dito kasi ang pinakamahal yung frozen tier eh. Kinalculate namin ito. Nasa abot ako ng, sa frozen tier alone. I think I'm gonna spend at least 1,500 USD on this one. So, Romel Faller, 1,000, thank you. Jin, open muna, Lods. Siguro kakraft muna natin bago ko open. Wala tayong ma-open kung walang mga craft. Ano ba, saan ba yun? Ito yun, di ba? Di ba, ito? Oh, ito na lang. Kaso kulang eh. So, balik kung itong purple, di 1, 2, 3. Makakabuo na tayong tatlo, open tayo. Di ba? Sige. Kung aabot tayo ng 200 viewers right now, kakraft ko to. Imbis na pag-ipunan ko to, kakraft ko tong datlo and ipupush natin yan. Pero I doubt it. So, we'll see. I auto my damage reduction 30 minutes duration. I use the damage pots. It show how to 3 already. Tell me somehow. Pots from prosperity. The best purple right now to make, it's not weapon. It's going to be the bracelet. Waiting for the glider content. Sige, pag umabot tayo ng 200 viewers. Pag umabot tayo ng 200 live viewers right now, kakraft ko na yung glider. Pag umabot tayo ng sobra-sobra pa dun, i-open na rin natin pati yung mount. Bakit hindi, di ba? Open ko na rin lahat ng mount ngayon. Hindi ko naiipunin yan. Open na natin yan. Lahat. Kung aabot na ganun marami, ha? I doubt it. Kasi hindi peak ngayon, hindi weekend. Bago pa yung page, but sige, G lang, diba? Walang problema. After all, bubuksan ko rin naman siya, diba? So, okay. Third attempt namin to, ha, ng stage 3. Stage 4, malabo pa talaga. Kailangan siguro sword and shield na tanker na talagang, kasi kung DPS lang ang gagawin namin, tapos may kayang magtangke, tingin ko kaya eh. I think, ha. Gusto naming sayaw, Boss G. Boss haha, sayaw. Hindi ako magaling ano, sumayaw eh. Rugby Man TV, thank you for tambay-tambay here sa C104 Rook. Bangis ng tats mo, Boss G. Maraming salamat. Meron ka rin bang tato? Black King, pwede ba yan ulitin? Times 3 sa stage 1 and times 3 sa stage 2. Hindi ko alam. Pero inulit-ulit na namin yung stage 3. So, meron bang nakalagay na entries? Nakalagay 0, 1, 2, 3 eh. Pwede ako mag-attempt, mag-additional count. May ticket ako nabili sa store. Then I think I can because you're allowed to buy 3 times of this per week. J. Crow, idol, may reward ba sa Insignia ranking sa end of season? Yes, for sure. Yung iba nga, di ba, nagkaroon sila ng ano, monkey, ano? Nagkaroon sila ng monkey. Pang flex lang, pero ang ganda rin kasi tignan na konti lang kayong meron. So, maabot ko ba yon? We'll see. Nasa ba ako? Top. Sa server yun eh. Per server.
Umabot na pala ako ng ano, server ranking number 9 eh. Kaso, tinong may kalaban ko, mga may 60 million na yan na distinction insignia. Ilang ba yung sa akin? 3.2. Kalahati lang ako. Magdamag na ako sa Battlefront niyan, tapos kalahati lang ako nila, di ba? Ang dami nang nagagalit sa akin, pero kalahati lang ako. Kalahati lang ako ng distinction insignia nila. Mas maaga kasi sila nag-start sa akin. Ang nangyari kasi hindi ko alam na importante pala yon na may rewards, ganun. So, nangyari, ginagamit ko siya pambili ng mats, pambili ng ticket, Masarta Cave ticket 5 and 6, binibili ko. So, nasayang hanggang sa I decided just 2 weeks ago, shit, try ko nga, mag-ipon, kayo pa kaya? Anthony Cartagena, kailangan dalawang cleric na mataas damage reduction sa stage 4 boss G. Oo nga, parang nakita ko nga kaila Chibibi, ganun daw, di ba? Parang, ewan kong natapos nila, pero mas nadalian sila nung dalawa yung cleric nila. Ah, 20,000 seeds, wala pa tayong seeds, so, but hopefully soon meron, di ba? Jin, wag ka na mag-ipon ng sama ng loob, Lods. Siguro kaya hindi ko pa siya ino-open, kasi ayoko pong mag-quit. Pag in-open ko to, tapos wala naman ako nakuha, mag-quit ako. Joke lang. Di siguro. Di ako mag-quit pero mainis talaga ako. Putang ina, 2,000 summoning tickets tapos wala man lang ni isang in-slot. Di ba, imagine, ang dami ko nang pwedeng pang codex dun. Ano yun eh, right about 60,000 pesos. Tapos ginamang thank you. Okay, Budo, let's go. Dalawang raid tickets. So, if we buy this. So, if we buy what just showed. And we buy the 3 times weekly. Should we do more now? Ano po ang maganda, sniper or mage? If, well, pareha silang maganda, kaso malakas lang sa mana yung mage, right? So, pero malakas bumawas yung mage. Uy, green! Parehas lang din ang nasa akin. Hinipe ko lang yung sarili ko. Uy, green! Ah, green. Uy, nakakuha tayo ng Arcane Scrolls. Ah, ito yung panggawa ng green. Okay. Okay, so okay lang. Glider na lang muna, Boss G. It's a lucky day today ata, Boss G, sabi ni Luis Baoy. Siguro nga, we'll see. Open ka na ba? No, never mind. No reward stage 2. So, wag na lang. Wag na natin yung stage 2. Bili na lang natin itong 1999. Uy, thank you nga pala for subscribing, Yuki. Yuki underscore, maraming salamat for subscribing sa channel namin, sa channel ko. Uy, na-cancel ang aking purchase, so we have to do it again. Have meetings, sabi Nevermore. Thanks, guys. Mukhang, just save it for later. Mukhang hanggang dun lang ata yung buti ng ating attempts for today. Oh, nag-thank you, thank you na sila eh. What? Tapusin na natin to. Gina G ako eh. Okay, okay. 156 viewers na guys. Last 44 viewers. Kung aabot tayo ng ganun karami, open ko na itong mga summoning ko. Hindi na ako mag-ano. Okay, okay. Mount na lang natin lahat, no? Mount na lang natin lahat. Siguro try natin habang nangkipikit tayo, pag-isipan natin kung open natin yung kailangan natin i-open. So, but for the meantime, Battlefront muna tayo. Manggulo muna tayo dun. Tanggalin muna natin itong pat sa boss. Baka maklik natin. Sayang naman. Ilagay natin is yung... Anong pwede natin ilagay? Ito. Yan. Dito. Yan. Saka na yung sa boss. 163 views na, Boss G. Sabi ni Anthony Cartagena. Nako, Diyos ko po. Thank you for subscribing, Alfred Cedillo. Maraming salamat for subscribing sa channel namin. Channel ko. Thank you so much. Statuary 3rd, kailan ka mag-pulse? Mag-pulse ako ngayon, uubusin ko tong pulse ko ngayon if aabot tayo ng 200 viewers.
kanina 130, ngayon 200. So umabot tayo ng 200 viewers, sige G natin. Plano ko sana end of the month pa eh. So ayun no, dami ko pang post. Ano average GR nyo boss sa stage 3? Average namin I think nasa 1, yung sa party namin si Clover, Nevermore, Kebab, Anak Tuhan. We are considered party 3 sa unknown. Party 2 nga actually eh, but ang ano namin is 140, right about 130 to 140. So for the meantime, ang gulo muna tayo. Saan tayo manggugulo? Sa knight or sa ano? Sa bishop. Sa knight tayo, maraming bots doon eh. Huwag niyo ako susumbong sa ano ha, sa mga whales niyo ha. Alam niyo naman medyo mahirap kalaban yung mga whales ng knights and bishop. Raijin, basta live ni Idol, like ko yan. Thank you so much for liking the stream. Alam kong hindi kasama sa mong stream sa umaga. So, sige. Pag mabot tayo 200 viewers, G tayo. Mabilis na nila mag-TP, no? Natututo na sila eh. Di ba pala ako nakapag-dailies? Dami pa pala? Baliw? Dami rin sa Masarda, no? Kasing ba to? Hindi ako makapatay, ang hina ako. Hindi ako makapatay. GR reveal and stats reveals, boss G, sabi ni Shani Plays. GR reveal, okay, wait lang. I-reveal natin. Dito, ang GR reveal, 144, 223. Damage, 244. Attack speed, 202. Accuracy, 328. Theft, 316. Skill damage, dual damage, 37. Skill damage, 99. Skill damage, amp is 2%. Dailies ka na, boss, habang nagda-draw. Magda-draw ako nga ako pag umabot tayo 200 viewers. Kung hindi tayo abot 200 viewers, then isa-save natin yan for end of the month. Do you know, King Shiro, do you know what stage to do with whale accounts 160kgs? 160kgs, then I think stage 3 is still okay. To stage 4 is pushing it if everyone is on stage 4. I mean, if everyone is 160, maybe you can do stage 4. But I think it's very important to have one with sword and shield, a Kraken one. So, yeah. Thank you for subscribing. Ano, Conrico Liao, maraming salamat. We are at 170 viewers right now. Thank you so much. Rendezvous, Treat Boy. Parang tahimik ngayon, all chat. Walang away ng Diwata at Olympus Boss G. Nag-send nga sila, may, ang C104 Rook, meron silang, may beef doon ng Diwata, saka Olympus, lagi sila naglalaban kahit same server, so. Mainit-init sa server. Nagpapatay ng same server, so, kung ito, ay, asa ako na pala titira niya. Hindi ko mag-TP ito kasi puro evade, ay, hindi pa nag-TP, ayaw niya. We are at 166 viewers. 30 na lang, 30 plus, mag-pulse tayo. If not, abangan nyo next week. Mag-ipon pa tayo ng ano. Then, magpupul tayo right after, no? Pala, boys. Pag andyan sila, one seed. Parang barangay yung dala. Yes. Ito. Okay, okay. White flag, no? Pag sinabi naman ganyan, hindi mag ganun sila pinapatay. Okay, okay. We're not gonna, I'm not. Okay, okay. Ang dami ko pang ha-farming na distinction insignia. So bear with me guys for the meantime. Hindi because hate ko kayo. Kailangan ko talaga mag-farm ng distinction. Thank you for subscribing nga pala. Ano, Rendezvous Treat Boy. Maraming salamat for subscribing. Malaking bagay. Noise Boys. Let's go. Tropa yan si Geese. Subscriber yan. Si Fern hindi ko kilala yan. So G tayo. Si Fern tayo. Do you bleed? Mga gaming YT. Alam mo, narinig ko na yung ano, yung Do You Bleed eh. Yung Do You Bleed, narinig ko yan kay ano eh, dun sa kala Chibibi sa livestream niya. Hindi ko alam kung ano yung context, pero narinig ko siya, so. Randy Butri, Boss G, puro knight patayin mo sila, lagi na madalo sa base natin.
Dwin, thank you for subscribing, ah. Thank you so much for subscribing again. Teka. Sige, pagkaalis ko sa Bishop, punta na tayo sa Knight. Si Sugner, Fixot, Pisocho, PGG, 70. Hangover. King Shiro, sadly no one is playing tank class on my server. What server? What is your server, King Shiro? Romel Father, Traction Boss G. May nag-trash talk ba? Seryoso ba? Alam ko, Nox TH is our ally. So, I'm not. Pero bang nag-trash talk? Parang wala naman. Ano ba? Wala, manager, wala. Gojis, TY. Ah, wala pala ako. Nasa system chat pala ako kanina. May FB page ka pala, Germany, aking ina mo. King ina ko daw. Okay. Anong gagawin ko? Pag pinatulang ko yun, mabibicon lang ako. Edi okay lang. Pag pinatulang mo yun, mabibicon ka, promise. King Wow, do you bleed? Yun yung tanong ni Batman kay Superman Boss. Ah! Ah, yun pala yung context noon. Okay, now I know. Okay, okay, okay. Narinig, kasi narinig ko siya dun kaya, no, kaya Chibibi nung pinatay nila yung top player ng kabilang server. So, do you bleed? Do you bleed? So, I was like, ah? Hindi ko nagagets, but parang cool, di ba? Okay mo to, sabi niya, si Tisay. Tisay ka ba talaga sa personal? Sa game lang, sa game ka lang, Tisay. King Shiro, what is your server? 148 viewers, bumaba tayo. So, aabot tayo siguro 200 viewers last time when I pulled. Abot siya yung 200 plus viewers. So, doon tayo magpe-prepare for sa pulls natin ngayon. I mean, sa pulls natin in the next week. Ano clan mo, boss? Unknown. Unknown ang class namin. Kasama ko sila Kodok, sila Casey. Sa kasi Snake. We are currently the number one in the guild ranking sa local server. Hindi ko alam kung paano. Ito naman yung legends ng Frontera 1, if you guys are playing Ragnarok, sila yung legends. Rendezvous, Treat Boy, Boss G, paying advice if send mas okay, step up or webshop ba worth 15k? Webshop, webshop tayo, dun tayo sa webshop kasi may dais yung kasama, napakadaming dais nun. I love you, sabi niya, on one-on-one kayo ni CBB, Boss G. Hindi ko kaya, I don't think kaya ko siya. Mataas yung stats niya. Nakita ko sa, ewan ko yung ibang stats niya, pag kung babasihin mo sa attack, defense, accuracy, mas mataas yung stats ni Boss Chibs. Pero soon, malay mo, diba? Bumagal yung top up niya, makahabol ako, hindi mo alam, diba? Only time will tell. Pero the way he progressed very fast, hindi kasing bilis ng progression ko, so, but eventually, we'll see. Malay mo, lumaki kita sa trabaho. Sino yung GM ng Forgotten? Si Mu Miao Wolf. Mythic Lion, Mythic Mount. Mu Miao Wolf. Siya ang guildmaster ng Forgotten. Kasama niya ngayon si Daddy Kim. Daddy Kim was before Dragon. One second. Close ko lang ang ating doors. Sorry. Anyways. Sino yung... Okay. Hirap mag-advance sa server natin, Boss G. Ang mahal ng seal, 300 each na. Yes, kaya nga binibenta ko. Si Jennifer, yun yung kumukuha ng ano ko, ng mga high seal. Ito yung number one kukre, yung into eh. Ino mo ka, huwag kang tumakbo. Alam ko, lalaki ka sa totoong buhay eh. Dito, kukre ka, yung ina ka. Ikaw talaga favorite ko eh. Tipi ka, kukre ka, ina mo. Sorry ah, sorry, nadaan lang sa emotion. Nakakatatlo na yung kasi sa amin eh. Kami papatay ng minibus, sabay-sabay silang tatalon. Mga buisit. Mas lalong di ka pwede maging pabigat kung isa lang shot mo. Nag-post nga pala ako dun sa ano. Nag-post ako sa page ng Nightcrows Philippines. Sabi ko, since dumating yung party dungeon, maraming pagkakaibigan na masisira. So, ano mas pipiliin mo? Yung tropa mo o yung crush mo? So, ano ba kayo? Kayo ba? Ano pipiliin nyo? Yung tropa mo o yung crush mo? Kung kaya mo naman isabay si crush sa Stage 2, bakit hindi, di ba? Si tropa mo, baka iwan ka lang din yan eh. Sa mga, may mga mas malalakas na iba eh. So, doon ka kay Crush. At least, balay mo, mas magandang investment.
Black King, pang ilan ka sa ranking? In terms of what, sir? Ranking in terms of level ba? 25 sa buong server ng 104. Insignia is top 18. In terms of just Rook alone, hindi ko alam. Pau, thank you. Asa ka si Northern Sabas. Salamat sa pag-subscribe. Maraming salamat po sa pag-subscribe sa ating channel na very, very new. Maraming salamat. Genichiro, pera boss. Yung character ko na mala sa pool, pera boss. Sa statue return, syempre yung kabe. Syempre yung kabe. Nasugunahin mo ba yung kabe? Pwede naman. Kung maganda relationship nyo ni kabe, bakit hindi? Di ba? Kung magaling siya maglaro, edi kay kabe. Ventex Gaming, galit na galit. Gusto mo? Yes. Minsan may giggle ka talaga eh. Kasi since streamer, nag-stream ka, may expose na talaga yung ano mo, yung emotions mo behind the scenes, so hayaan nyo na ako, guys. Sintreya, boss, maiba, quick review sa Secret Labs soft weave gel mo. Quick review? Okay naman siya. Walang bot, nare-recline. Hindi masakit sa puwet. Okay din sa likod. Tumagal yung upuan nata sa akin. I think I have it for 2 years. Wala akong reklamo sa kanya. Nakakatulog. Actually, minsan dito na ako natulog eh. Ah, masarap matulog dyan kasi pwede mo siyang i-adjust na pwede nakahiga ka na totally. So, ang kulit ng aso ko. Kulit mo. Ito ka. Anyways, commercial. Coco Lemon, ano yung mga kayunyon nyo, boss? Kayunyon namin, ano bang kayunyon namin is dan-dan-dan-dan-dan, yun-yun-yun-yun. Ito, unknowns? Unknown si Snake? Unknown X? Under banana pisang? Unicorn? 44 out of 50, guys. Oh, apply na kayo dito. Oh, kung gusto niyo sumali sa rotation ng guild dungeons namin and raids. Si Stunner, ang GM ng Unicorn. I think most of them, I think Indo or Thai. I think Indo. So, try to apply there. Meron silang 6 na slots. Kung spender ka and committed ka sa game, this is the union for you. Lethal, puno na. Ito yung pinakabago naming acquisition na guild under our union. Dati wala to for a while eh. Matagal tong wala. Pero dumating na to, I think like 4 days ago lang. May mga Pilipina dito. So, pwede kayo mag-apply dyan. Ayan yung members. Ito yung mga masters ng members ng union. Sabi ni sir, anong tawag sa hairstyle nyo? Hairstyle ko, edi yung pangalan ng dolo mo. Ina mo. Joke lang. Kaibigan ko yan. Sorry. Landrino, Kabets plus Origs, tatlong wife, what a lie. Parang lyrics ng kanta yan, ha. Ventex Gaming, mas okay ganyan, boss, kaysa tinatago yung sarili mo sa streamer. Ipatuloy mo lang ano gusto mo gawin, boss. Support kita. Maraming salamat. Thank you so much sa mahabang oh, di ba? Andito ba? Kumanta pa. Gina G, ha. Mo Gaming YD, under inspection yung benta ko sa market. Di naman ako nag-GT at same price lang benta ko sa iba. Awit, di ko makuha dayas. I think they're doing it for to protect the economy of the server. So, mas okay na yon na gano'n ang ginagawa nila. Eventually, you will get it. So, I think it's for the good of everyone naman. But hopefully, hindi ka mabigyan ng masamang ano. Tawag dito. Bumalik ba ako sa Rook? Tangin, bumalik pala ako sa Rook. Tangin, nakala ko pumunta ako. Sorry, kala ko pumunta ako sa Knight. Bumalik ako sa base namin. Napa 8-5 tuloy ako sa Iron Gold. 8,500. Kakakwento ko sa inyo, guys. Bumalik ako sa base. Mag-PK nga ako eh. Okay. Focus. Boss G, ano work mo? Nagbenta ng sakyan. Sa tingin, I love you. Sa tingin mo, Boss G, Chinese ba endgame nitong laro? Possible kasi sila very hardcore. Hindi sila madaling magsawa. When they have the opportunity to take advantage of the crypto that it offers in NFT, bakit nga naman hindi? Diba? Go lang. Sabi ni N, Boss G, ask ko lang ano mas advisable, AFK sa night cross or AFK sa trabaho? AFK sa parehas. Matulog ka na lang. Anyways, thank you sa ano sa pag-subscribe, Jan Pardo, maraming salamat. Okay, nakabalik na tayo ulit sa night. Let's go.
Maghahabol tayo ng distinction insignia. Para baka malay mo, mabiyayaan din tayo ng malalaking unggoy na mount. Nakaisip talaga ako doon. Parang na-stun ako sa question ni boss eh. Ano ba magandang gawin? Is AFK sa Nightcross or AFK sa trabaho? Na-stun ako na isbet. Nakaka-stun guys. Tropa lang ko si Shadowforge, tropa yan eh. Hindi ko pinapatay yun eh. Ay, naku, kabila tayo. Masakit ba cause of living dyan sa States, boss? Apartment ko, one bedroom. Sa San Francisco. Ang renta ko, 150K. No, 200K kada, 200K PHP. Kada buwan. So, masakit. Ang hirap mag-ipon. Ang laki ng cost of living. Tropa yan si Giz eh. Decididom yan. Yung Chekwa na number one sa server daw nila na ban. Anong server? Ay, gago. Matira ko yung ano. Anong server yan? Ba't siya na ban? Anong nang ginawa niya? Nag-refund siya siguro? Anong nangyari? Sabi ni Jang Robles, let's go AFK journey. Kayo guys, kung nabobored kayo, gusto niyo yung madalas mag-AFK, merong game na tinatawag na AFK journey. I think maraming naglalaro nun ngayon. Lazy, nag-location send. Ano meron dyan, Lazy? Sabihin mo sa akin kung anong meron. Hindi. Ako to, naka-live ako now. Now, lilim. Akala ko nasa Pinas ka. Oo, lagi ko kasi nilalagay, Philippines dun sa, sa location ko. Kasi mostly mga nanonood sa akin is taga-Philippines. So, ginawa akong ganun. Lord Jat, di nyo makilala to. So, G natin to, si Lord Jat. Rendezvous Treat Boy, kakanood ko lang ng stream ni Didi. Sinabi din niya marami daw na ban na whaler sa server nila. Bakit sila nababan? Anong chismis? Sabihin nyo nga sa akin, isplokan nyo nga ako ng mga chismis dyan sa iba't ibang server. Ang alam kong sa server ni Didi, may chismis din ako dyan, pero di ko alam kung ready kayo makamarinig yung chismis dun sa server nila. Marami ako. Hindi ako lag dahil mayroong exit lag. Dinownload ko yung exit lag, so maganda siya. You guys should try exit lag, very cheap. Mga Pinoy, chat dito para di ko kayo mapatay. And yung mga kahit hindi Pitoy. Nagre-refund eh. Baka nga sa refund, no? Hindi ko naman na rin. Sabi ni Giz, block mo na yan, manager. Labas na yan, Boss G. About sa dice ata yan, Boss G, yung chismis mo. Hindi. About sa isang super whale, super kraken, na hindi nag-share ng loots niya. Meron kami dito sa grupo namin. Maliit lang yung group namin minsan bago kami sumali sa mga ganitong malalaking organization or guild. Ang ginagawa namin is may party kami, mag-mini boss hunt kami, may isa kaming looter. Yung isang looter na yon, siya magbebenta lahat sa market. I-divide namin sa lahat na nag-participate and then makukuha namin siya as crow. Pag nakuha mo yun as crow, isasend lang yun sa bawat wallet namin. Para lahat fair. Para lahat na nag-participate, yung mga naghanap ng boss, nag-damage, ganon. Even share. Kahit na, for example ako, mas malaki yung gastos ko kaya sa kanila pero sila yung naghanap. Never ako nag-demand ng mas malaking hati kaysa sa kanila. Never. Ngayon, itong grupo na to, or sabihin natin itong particular person, based sa sinabi sa akin, is puro sila mini boss hunt, puro sila boss hunt, pero hindi niya hinahati yung mga drops. Hindi ko alam kung ano yung logic dahil siya daw ata yung nagbubuhat ng guild nila. So, ganun. Hindi pa pwede may pagka-toxic, di ba? Pag ganun. So ganun. Ganun nangyari. Ilan player active sa Nightcrows ngayon, Boss G? Hindi ko alam. Is there a way to find out how many active,
how many active players right now sa Nightcross. Pero madami kasi maraming bots. Pero marami kaming queuing eh. Yung account ko never na log out talaga to eh. So pag nalabas to, magka-queue kami palabas. Matagal ang wait. Usually pagka na-disconnect ako, ang queuing ko is gonna take hour. I think it will take 1 hour at least. Nakakaiyak naman yung Koya One Love. Mainit ang siya, sabi ni RNZC. Gusto ata ng Super ROI. Oo nga eh. Gusto ata ng Super ROI. Pero hindi nga ROI kasi yung account na ginagamit niya, wala siyang puhunan. I mean, yung oras niya yung puhunan pero hindi siya gumastos. So hindi ko alam yung nangyayari doon. Pero yung information na to, I could be wrong kasi he said, she said to us. Ibig sabihin, sinabi lang sa akin to. Baka mali yung information. Diba? So, Lily, ang pony Germany, present pre, yes, thank you so much. Nandito ka na naman, Lily. Hindi yan, hindi sila Bembol to eh. No, hindi. Pero hindi na ako magsasabi ng mga names, pero hindi sila group, hindi sa grupo nila Chips. Sa 3K queuing boss, parang 10% lang real players. Wow, analyst ka. Hindi, joke lang. Hindi natin alam. Siguro nga. Diba? Malay natin. Hindi ko alam eh. Maybe. Malay mo, ito, mga bots lang to. Hindi ko sure eh. Kasi diba nag-reopen sila ng, ano, ng slots for registration. So, there might be new players nag-join. So, but it could be wrong though. Grabe, magkape sa chismis. Ang sarap. Nasa 139 na tayo. More pa. Kanina nga 170. Sabi ko, pag umabot ng 200, magkakaroon tayo ng live. Ipupull ko na lahat ng summons eh. So, yeah. Bembol G, buong server hawak. Di ba maganda nga yun? Pero, pag hawak mo yung buong server, hawak mo lahat ng drops, mabibenta mo yung market. Pwede mong i-mint. Pero tingin ko sa type ng players nila, is sila yung very competitive. I don't think they're going to resell for Dias yung accounts nila. Yung mga nalulut sila. Gagamitin nila yun for progression para maging mas prepared sila sa war. I think that's what's gonna happen. NFT game, pero si Bembol naman meron pinapasahod kayo. Yes. Yes. I don't think madamot yung grupo nila Bembol. Based on what I watch, okay yung grupo nila. Nagbibigayan talaga sila. Ganon din kami. Nagbibigayan kami kasi yung laro na to, syempre kailangan i-reward mo lahat. Dapat fair lahat ng effort. Hindi porque kayo malaking gumastos, ikaw yung bumuhat. Pag nag-participate yung tropa mo, nag-participate yung kagild mo dun sa mini boss or sa boss hunt, hati-hati talaga. Diba? Ganun talaga dapat eh. So, pinakamagandang way dyan is, isa lang yung looter nyo, basta walang kukre. Yung walang madaming umiepal. Kasi pag maraming umiepal, FFA na yon. Pag maraming tumalon, bigla. Diba? Pero pagka kayo lang samahan, kayo na solo nyo yung boss, isa lang yung looter nyo, ipabenta nyo dun sa looter, tapos ihati nyo kung ilan kayo nag-participate, send nyo sa wallet address nila, i-deduct nyo yung gold fee, listing fee, whatever. So, ganun. Jeff, Espies, Boss G, magka-guild tayo sa ROO noon. More power, kaya mo yan maabot sa top. Yes. Jeff, anong pangalan mo? Anong IGN mo sa ROO? Pa-shoutout po kay Medarda. Pasabi, baliktad yung brief niya. Sabi ni Arian ZC. Baliktad daw yung brief mo, tol. So, kailangan natin ayusin yan. Mahirap pagkabaliktad ang brief. Ibig sabihin, nagkukulang ka. NFT gang, God bless me. Pasok, si God bless me. Ayun yung ano, ayun yung nakakuha ng ano. No, hindi si God bless me kasi I'm talking about someone na sobrang lakas. Sobrang lakas. But I'm not gonna name anyone kasi mali yung information na binigay sa akin, di ba? Di ba? So, alam ko lang, sobrang lakas niya. Bumubuhat siya ng guild. Nagkaroon ng issue sa kanya kasi hindi niya hinahati. Or, sabi ng iba, miscommunication. Pero hindi niya hinahati yung drops dun sa mga kasama niya. So, ano mangyayari? Mababurnout? Iiwan ka talaga, di ba? Kwantot. Dun sa server 202 to, hawak nila mga boss, tapos walang sharing. Sila magbabarkada lang nakikinabang. Di ba? Very toxic. Pag ganyan, isipin mo na lang na iiwan sila ng kagild nila. Hindi, ah. Hindi. Ito na lang. Magibigay ako ng clue para hindi kayo mag-isip ng ano kung sino, pero hindi sila Chibibi. Out yung grupo nila. Out. Hindi sila.
Hindi na ako mag, hindi na ako mag, wala rin sa server namin, ibang server. Ayun lang yung clue na pwede ko bigay. Sobrang lakas, hindi sila chibibi. Ibang server. Ayun lang ha, ayun lang. So, kayo na bahala mag-isip. Sobrang lakas. Ano ba yung mga sobrang lakas? May, kayo na bahala. Ay, sabi ni ano. Ayun ka nang salita. Uy, sumusunod sa akin ito mga to. Ah, hindi ako kasalita. Bahala kayo dyan. Mama, matrouble pa ako eh. Sabihin na lahat. Tangin na nitong ano, bagong streamer. Chismoso ka agad. Tangin na. Ako naman, nagsisplok lang ako ng mga sinasabi sa akin. Mga binubulong sa akin. Kayo naman, tumatambay kayo para marinig niyo mga binubulong sa akin. Edi okay. One taps. Nag-whisper sa akin, Boss Jer. Pasigaw, Romel Faller. Romel Faller. Shoutout sa'yo, Romel. Kay One taps. One tap. Ito, one stop to. Hindi ka one tap. Saka sa pwede kong patayin na. Si Tanya. Mega Banks na to. Hindi ko kilala kung sino si Mega Banks, pero kung ganun sila, o wala akong kino-confirm. Hindi ko nga rin kilala kung sino niyo, pero yes. Bro, pwede ba ang, and paano ba i-exchange yung other tokens to Crow? Pwede mo ba i-exchange yung other tokens to Crow? Pwede mo siyang i-mint eh, no? So, ayun, sa ano, sa WeMix wallet, sorry, sa WeMix wallet, pwede mo siyang i-swap. VN Family, yan, malakas mga kukre yung mga yan. Geraldo Talido, Trice. Lendrino, Aha, Leo, Neo, legit sa kanya lahat ng tas, ang daming guardia dyan, 20. Neo, Neo, sino ba si Neo? Ano ba, Pilipino ba to si Neo, Neo? Anong server? Kasi hindi ko siya kilala at hindi siya yung tinutukoy ko, but wow, nagbigay na naman ako ng clue na. So, but yan. Isplo ko siya siguro. Ayaw akong magsalita eh, kasi ayaw akong magsira ng market eh. Alam niyo yan, parang kasi malay mo mali information na binigay sa akin. Gina G ako mag-splok ng chismis, tapos mali pa lang information na binigay sa akin. So, tayo malulugi tayo, malulugi tayo diyan. So, nabi kong sawa. Tay ata yan. C103 niya yan, yan. Same lang Caracas sa Mirm. Ah, okay. Sniper ba ito? Alam mo, si Lily mo? okay. Ano bang pwede kong isplok na hindi gano? Na hindi ganong halata. Type 1, sabi nila, type 1 kung si Bembo. No, hindi nga. Sabi ko sa'yo, out sa grupo nila si Bibi. Eh, hindi kilala. Ewan ko kilala si, pero hindi siya, hindi sila. Hindi kasama doon. Sila Peekaboo yan, pati mga tropa niya. Hindi ko rin kilala yung Peekaboo, pero kung ganun man sila Peekaboo, then sana magbago na sila, di ba? Ihati nila, ihati nila. Alam niyo, sa amin ngayon sa Unknown, meron kaming, since medyo hawak namin yung server ng konti, kalaban namin is Forgotten, meron kaming party 1 hanggang party 10. Party 1 to party 10 kami. Kasi each party is 5 people, di ba? So if you multiply 5 to 10 is 50. Sa isang guild, 50 members, right? Sa bawat boss, may naka-assign na magluloot. Party 1, ikaw yung next. Party 2, ikaw yung next. Party 3, kayo naman yung maglo-load dito sa boss na to. Party 4, ano yung catch? Pag meron bumagsak na Forgotten Transcendent, yung pangbuo ng Advanced Purple, ibibigay namin sa mga Super Kraken. Meaning, yung mga sobrang lumaki gumastos, 20 million, 30 million pesos, you know, sila Kodok yan, sila Casey, sila Snake, sila Dylan Pros, mag-giveaway kami doon sa mga magbubuhat talaga sa amin. Pag may bumagsak na Forgotten Transcendent. Pero pagka Frozen Tear, besides Forgotten Transcendent, sa inyong lahat yon. Ngayon, nasa party nyo na lang yon kung paano nyo paghahatian. So party 1, ito yung loots nyo. Party 2, kayo naman. Party 3, ganun. Meron na kaming process for that. So pag ikaw na mismo yung schedule mo, tapos turn nyo na, then, wala, kunyari absent ka sa party mo, tapos turn na ng party mo, wala, hindi, sayang na yung ano mo, hindi mo na makukuha yung loots mo. So, iikot na naman yung to rotation. Pero mabilis lang naman eh.
kumakakadalawang boss kayo sa isang araw, I mean, kumakakawalong boss kayo sa isang araw, then that's already 8 parties, di ba? So, bale, halos one day, as a ratio of every day, or every day and a half, meron kang parte dun sa boss raids. Which is good. Mahina audio mic mo, idol. Sorry, lumayo ako sa mic. So, sabi ko kanina, ewan ko narinig nyo kanina, party 1 to party 10. Sa bawat boss raids, may naka-assign na maglo-loot. Kunyari, sa cave 1, si party 1, sa cave 2, si party 2, si cave 3, si party 3. Kasi, each party is 5 members. Right? So, yun. Si one seat malakas to eh. Pero, ayoko mo nang guluhin kasi hindi ko nang mapatay. Sayang na oras. Paano kapag boss sa masar? Yun! Yes! Hindi kami nag-rotate sa mini-boss. Mini-boss is FFA, whatever. Or tropa-tropa lang. Pero pagdating sa Masarta boss, nandun yung rotation namin. Doon kami may rotation sa Masarta boss. Kunyari, for example, ito ah. Ito, 1 hour left. Cave 3. Kung si party 1 dyan, pag bumagsak, lahat ng bumagsak, hindi purple gears or forgotten transcendent, sa amin lahat ng loots. Tapos si party 2 naman next, dito sa dito, then party 3, party 4, party 5, party 6, yan. So lahat makaka-loot, uiikot lang. Pag union, I think merong days na, meron atang araw na hindi kami pwedeng pumulo, tutulong lang kami sa union. Yan. Kasi nangyari yun eh, tinulungan namin yung bishop kahapon sa kanila lahat ng loots. Yung Chinese, ito. Sila. Ito, bishop. Tinulungan namin sila sa couple of caves and then hindi kami nag-loots. Yan. Sino kasama sa party mo, boss? Ito. Yan. Itong mas mababa. Si Clever. Si Nevermore. Dating Valmet. Binili niya itong account. Nag-upgrade siya kasi dun sa account niya na Valmet. Minamalas siya sa ano eh. Sa Legendary. So, sayang naman. Uy. Si Kodok oh. Diba? Sabi sa inyo eh. Uubusin ni Kodok lahat to eh. Ah, G natin. Tingnan natin kung ano makukuha natin. Maraming salamat. Ay, hindi ko pa pala na-open yung ano, yung kanina, no? Open ko na ba? Sige, try natin. Open natin. Gold. Laging pa rin ba nagkocontest sila Mumiyaw? Lately, sa Cave 6, sa Cave 6, hindi sila naglalaban-laban sa Cave 6. Kasi sayang yung loots kung maglalaban-laban pa sila. So, nangyari, one day sa Kraken ng Unknown, the next day sa Krakens ng nila Mumiyaw. Para at least hindi nasasayang yung regeneration, yung boss, di ba? At least may nakaka-benefit. Sino kasama sa party mo? Paano pag-boss sa Masara? Okay, nasagot ko na yan. Pang ilan ka sa streamer ranking? Wala pa. Ano? Channel Run GS. Wala pa akong ranking for streams kasi kakasimula ko ng last week. So, hindi pa rin ako nag-apply ako for streamer code or streamer application status. So, wala pa. Wala pa tayo dun. Wala pa tayo sa ganung level. Pero kung magkaroon man ako ng streaming ranking or whatnot, sana supportahan nyo pa rin ako and I'll be more motivated to give you guys more, much better content and much better chismis. Paano ka nakasali sa guild nila? I was under Daddy Kim before pero very ano hirap makipag-communicate. I think Thai only communicates with Thai people most of the time because they're comfortable talking to kapwa nilang Thai. And there, I don't have anything against it kasi comfortable siya sa ganun. So, I had to venture out kasi syempre hindi na ako nag-enjoy sa game na hindi naman ako sanay mag-tie or palagi akong translate. So, nag-venture out kami and I talked to Dylan Pros dun sa live stream niya, si Dylan Pro. And si Snake, kinausap ko sa Whisper Chat. Dinirect nila ako kay AZO, yung mismo commander nila. Then, from there, binigyan nila ako ng chance, sinama ko si Clever. Thank you for subscribing nga pala kay Lysel Zoe Ambi. Asa kanina kay Gerald Taliedo kung hindi pa kita na shoutout kanina. Maraming salamat nga pala sa'yo. Sa Twitch Idol, mag-apply ka na din. Mas maganda ata dun. Siguro nga. Pero for me kasi, hindi ko siya full-time. So, hindi ko pa alam kung paano. Baka masobrahan kami. Sa work pa lang, pagod na ako. And then, mag-stream ako the next day.
I mean the after work. So tantayin natin kung kaya ko, sige, kung mapag-isipan ko. Busy rin yung team ko kasi tatlo kami sa loob ng team. Shoutout nga pala dun sa members ko dun sa team na gumagawa ng videos ko, si Jang. At saka shoutout din kay Tan De La Cruz. So sila yung tumutulong sa akin, sila din yung nag-push sa akin mag-stream. Nasabi nila kaya naman daw, just be yourself and I have the attitude to talk to other people. So okay, just be yourself lang, G. Mento Gaming, GG, Dungeon 4 daw. Mento ano, may Mento siya si Nevermore. Ano ba, go na tayo. G na G pa ako eh, yung dalawa nag-give up ka agad. May, ano daw, Aiko pala yung may meeting, sabi nila. Chinese place, okay, let's go back sa chismis. Sabi ni Leandrino, pag nag-top up ulit, Miha, Otosen, Mating. Maraming salamat. Sige, asahan ko yan. Naalahanin ko yung name mo. Sabi mo, ha? Nabibigyan mo ako ng seeds, ha? Okay, sige. Alahanin kita. Kay, sabi ni Las, kay Dylan ka ba nagta-top up, boss? Hindi. Top up? Hindi eh. Hindi ako nagta-top up sa kanya. Bumibili ako in-game sa store. And then at the same time, tawag dito, bumibili ako sa tao ng crypto. They convert it to Daya, si Mark Chan, traveling Mark Chan. Andyan pa ba sila, Claver? May meeting pa. Ano ilang oras paano matapos meeting mo para matapos na natin, oh? I-open natin tong purple box na to. Open natin, hindi natin kung maganda lalabas. Pwede na, I think. May mas maganda pa sana. Ay. Sayang, parang may mas maganda pang pwede lumabas doon. Pero pwede na to, no? Pwede na to. Pwede na yan. Ano pa yan? Prosperity, bookmark, wisdom, crafting, prosperity bracelet, no? Ito talaga pinaka the best bookmark natin yan, no? Tanong niya ata kung kanino mo isinesend seeds. Oh! Nag-send ako ng seeds kay Dylan Pros, kay Daddy Kim, nag-send na rin ako. Sa kanilang dalawa lang napunta yung seeds ko, eh. Kay Mumia, oh, nag-send din ako sa kanya. Nasa Discord lang si Clever, Valmet, pasok ka lang. Oh, sige, punta ako doon mamaya. Pero ibabalik ko yung chismis. Ano ba yung chismis? Oh, thank you nga pala kay Kid Emmanuel Zapana. Thank you for subscribing. Maraming salamat. You want... Wait lang. Tanong niya, okay. Ano ba yung chismis? Okay, well, ano ba ang clue dun sa chismis kanina? Well, sobrang lakas, hindi naghahati ng loots, ayaw niya maghati ng loots, or napili lang talaga niya, ayaw niya hatiin yung loots sa mga kapwa niyang... Kapwa niya. Mahirap magsabi ng nationality kasi. Baka matrouble tayo guys eh. Sira bank transfer ko, di ko mabili ticks. Shoutout tropa kong Kukre, sabi ni Lotbrock, wala tayong purple today. Meron tayong blue. Blue weapon. Magkano nyo binenta yun? Magkano ba hatian natin doon? Ang dami nito mga to. Ba grabe to. Ay, alam mo pag ganyan, pag ganito nangyayari, magtago kayo ng ano, tago kayo ng weapon para kayo yung atakihin. Tapos magtago din tayo ng mount. Diba? Lagay tayo ng baboy. Yan. Baboy. Or donkey. Ay. Ito. Yan. Para po yung content. Yan. So in that way, pwede din tayo atakihin sila matako. Ay, ito. Delikado tayo dyan. Baka si Dream. Di ba yung Dream? Nagbenta na yung Dream na yan. No. I'm talking about someone that is still active playing the game. Altar Almizan, Tiki is Snake, right? Yes, siya si Snake ng Ragnarok, Morok. Number one, number two player I would say ng Rise. Nightcross Marites ka ng nanyan, Boss G. Oo nga eh. Sana nga kung meron kayong spluk, meron kayong mga chismis, i-message nyo na sa akin para pag tumatambay kayo dito, marami tayo na pag-chismis, marami tayo na pagkukwentuhan. Okay na yan. Wag na mag-name drop. Okay, agree tayo dyan. Pwede, agree ako dyan. Walang mag-name drop. Mag-ano na lang. Mag-clue na lang. Malakas. Bumubukat ng guild. Ang ginagawa niya, hindi siya nagbibigay ng loots kahit saan. Sa mini boss, everywhere.
Pag sobrang lakas, ilan lang bang sobrang lakas? Ah, sabi ni Ledrino, clue number one, naka mythic mount yon. Naka sobrang lakas, di ba? Ako, ano ba ang definition ko ng sobrang lakas? Naka mythic mount. Naka mythic weapon. Hanggang doon na lang. Hindi na ako magsasalita. Kasi sobrang grabe na yung clue na yun. Hindi nagbibigay ng loots, hindi nagsishare. Naka mythic mount. Naka mythic weapon. Hindi na ako magsasalita. Kayo na, grabe na kayo. Mamaya, chat ako nun. Sabi na, tangin mo, anong problema? Ako ba yung pinagsasabihan mo? Wala akong sinabing pangalan. Kayo mag-isip ng pangalan. Pag tinamaan siya, as alam niya sa sarili niya, hindi niya hinahati yung loots niya sa guilds niya, kasi malakas siya. Then, sabi ni Dwings, peekaboo na to, hindi ko kaya alam yan, pero sige, Jiggy. Boss, kahit F2P ako, pero nanonood pa rin ako sa'yo. F2P, gumastos ka man, may disadvantage and advantage yan. Pantay-pantay lang tayo. Ang advantage mo sa F2P, wala kang ginastos na savings. Di ba? Pwede ka pang kumita. Kami naman, nagagamit na namin yung mga hindi namin dapat gamitin. So, ayun ang disadvantage. So, pare-parehas lang tayo may advantage sa disadvantage. So, equal level lang tayo. Evil Reaper, kala ko ba drop name German? Hindi ako mag-drop name. Grabe naman. Sabi ni Geese, okay na yun, clue na yun, ha, ilan lang meron na siguro. Yes! Di ba? So, okay na lang mag-isip noon kung ilan yun. Sabi ni Al Francis Carlos, malabo na sila peekaboo to, nagro-rotation sila ng loots. Oh, nasagot yung tanong nyo, di ba? Kung nagro-rotation sila ng loots, hindi sila yun. Okay, sorry. Okay, I'm sorry. Baka kayo yun nila, ano to eh. Baka kayo yun nila, nila ng unknown. Ako pa yung maging sira sa bridge namin. Sabi ni One Taps, drum name na boss. Hindi. Mentu Gaming, clue nasa global server. Sabi nila si Bornok. Hindi naman nakamitik mount si mythic weapon si Bornok eh. Pero I watch Bornok streams, so okay siya. Sabi ni Wag Idol. Sabi ni Lotbrok, si Didi yung ayasib na pilot. Na pilot tapos nag-stream, di ba? Shani play streamer ba yan? Gerald Taliedo, guild crest nila, last clue. Guild crest nila, ay, hindi ako guild. Siguro sapat na yung mythic mount sa mythic weapon. Mythic mount, mythic weapon. Konti lang ang meron nun, guys. Ba? Konti lang meron nun eh. Huwag na natin bigyan ng ano. Teleport tayo dito, and then mag-farm tayo dito. Okay. Titirahin kaya ako nito dahil nakaganto lang itsura ko. Naganto lang ang isip siguro to. Titirahin ko ba to? Pangit ng mount niya eh. Pakabuli lang niya ako. Kai, K-A-I, capital K, capital A, capital I. Good morning, Idol Germany. Kakagising ko lang tulog rin. Magstay ka muna dito, 5 minutes. Basta matulog ka ulit. Tamay ka muna dito. Mentu Gaming, wala sinasakal si Didi sa server niya. Ka-server niya, binabody block siya, wala magawa. Oh! Si Didi ba? Tinutukoy ko, hindi naman siguro. Wala akong tinasabing name. Sabi nila Dino, bato-bato sa langit na lang, goods na yan. Pag may tinamaan, hindi siya yon. Lazy, nasa ranking ba idol? Hindi ko alam. Maybe wala. Tingin ko, kung masobrang lakas, nasa ranking, di ba? Dot Brock, pwede mo na i-name the... So, just to let you guys know, itong inisip ko kong chismis ay sinabi lang sa akin. The reason na hindi ako nag-name drop is malay nyo, maling information na binigay sa akin. Pero, dalawa kasi nag-testify, tatlo yung nag-testify. Na ganun nga yung ginagawa niya. So, who am I to judge? I'm just relaying information, di ba? Taga-relay lang ako ng chismis. Walang name drop habang hindi confirm ang chismis. Ayun, sabi ni Mentu Gaming, siya talaga yon.
Al Francis Carlos, replay ko na lang live later. Di ko napanood yung umpisa eh. Sige, pag bored ka, sige, go mo lang. Thank you nga pala sa mga 151 tambay. 151 tambay ng Tuesday. Wow, ang dami nyo pala tumatambay ng tanghali pagka no, Tuesday ah. Ayos pala nyo sa Pinas. Shani Play, streamer po ba yan? No, hindi na ako mag-a-add ng names. Kasi pag sinabi ko pang streamer yan, iira na lang yun, di ba? Masyado pang kumonte. So, Luis Baoy, Boss Vin, please umamin ka na. Last, sabi ni Last, hilig lang DD Gacha, wala siya pakisalut. Tumutulong lang siya mag-kill ng boss. So, hindi si DD, di ba? Ewan ko, sino ba? Sino ba talaga? Patamaan talaga. Bato-bato sa langit. Oh, hindi raw to white flag. Okay. Okay, thank you sa flag. Alam mo, nakakatulong din yung nag-ano sila. Kasi habang nagsasalita ako, hindi ko alam kung sino yung tinitira ko. So, naka-auto na lang bigla. Pag nakikita ko yung flag, okay. Hindi natin i-hit. Sorry. Wala nga amin, boss, sabi ni Mentu. Huwag na amin, matik naman, boss, di ba? Oo. Panoorin na lang. Pag nanood dito yung mga ano, yung tinutukoy ko, pag tinamaan siya, di alam niya. Alam niya na siya yun, di ba? Paka-chismoso ko talaga. Ito yung nagagawa ng pag-streamer, no? Ang dami ko na-influensan sa, in a bad way, nagiging chismoso tayong lahat. Si Boss Bugs TV o si Cheap Gamer, hindi ko kilala sila, pero pwede rin. Ewan ko, hindi ko alam. Thanatos X para. Wag na amin amatik naman, Boss G. Si Valmet, alam nyo guys, ilan na ba tayo? 147? Swerte kaya ako sa purple? Tingin nyo, mag-golem nga tayo. Buksan ko na kaya? Para hindi na nakatambak dito. Buksan ko na, no? Buksan ko na lang, no? Kaya, harap tayong golem. Mag-golem muna tayo. Magbukas tayo ng konti. Yung ano siguro yung night crows. Ay, magwalis muna tayo. Boss, nawalis mo na pala mga kaparty ko. Ay, sorry. Wait natin mag-react na lang dito yung sa stream. Mamaya, magulit ako. Binigay lahat kaso walang legendary. Ayun, quit si Valmet. Yes. Oo nga eh. Sayang nga. Pero maganda na yung account mo ngayon. Tingin ko swerte yung account. Nagataka lang ako, no? Dalawa na yung owner niyan before you. Pero malakas naman yung account. Ang taas nga ng GR nung nakuha mo eh. So, hindi pa ganun kamahalan. Kaya, go idol, Jerome. Nagising ako sa pagsabi mo ng buksa. Channel run RGS. Streamer din. Hindi ko pwede masabi. Maybe not. So, okay. Maglinis muna tayo dito. Punta tayo sa golem. And then try natin kung makakapag plus. Sapat na ba ang Nightcrow's refinements ko? Parang kulang. 26 lang. Pero pag nag-open ba ako nito, magkakaroon ako ng ano? Ay, magkakaroon pala ako ng pang-ups. Okay. So, okay lang. Ang dami pa kasi eh. So, mag-try muna tayo mag-ubos dito. Nagising siya. Zen Zikien, nakakuha ko legendary bow, pure F2P, kaso binenta ko 30k lugi ba? Hindi, hindi ka lugi. Wala kang puhunan eh. Tapos nakakuha ka, 30k. I think, depende sa legendary weapon na nakuha mo. Kung ang legendary weapon na nakuha mo is the tier 1, kasi may iba't ibang tier ang legendary, di ba? Pwede ka sa weapon damage, pwedeng crit damage, skill speed, range damage, ignore PDF, ang tawag dyan. Crit siguro actually wala pa lang lugi any legendary weapon pala 30k hindi ka lugi kulit mo tuwang ah Gina G ka and a crit and a dual damage and a crit kulit mo kasi binalikan mo pa ako eh. Anyways ako din halagang 2 dias under inspection na 2 dias under inspection? Grabe naman. Legit pala.
Yung may PvE bonus damage. Oh, hindi ka nalugi? Hindi ka nalugi? PvE bonus damage. Well, 90% of the game consists of PvE talaga. It will benefit them on leveling kasi bawat points ng PvE damage malaking bagay eh. Nagtuloy ng resback. MSFDF tagak 0. Hirap, sabi ni Shani Play, hirap matulog nito. Sino kaya yun? Hindi ko alam kung sino. How about Legendary Mount Boss? CPS. Ano yung tanong mo sa about Legendary Mount? CPS. Ang tanong mo ba is 30k is good enough for Legendary Mount? I think it's really good. Meron nga dito ng mga nagpupul na ilang daang libo na nagagastos, wala silang Legendary. Pero pag binenta mo kasi yung account mo, tapos mababa yung core stats mo, Legendary lang talaga yung meron, then 30k I think panalo na. Saka wala kang puhunan, tapos naka 30k ka bigla, diba? Malaki na yun. Balik ka, malay mo, makapool ka ulit. Magkano mabibenta? Anong klaseng Legendary Mount, tol? Anong klaseng Legendary Mount? Kung Polar Bear yan, mahal yan. Siguro, baka mabenta mo pa ng 50k. 30 to 50k siguro. Basta yung Polar Bear, ha? Kasi yung basic damage is the father of everything. Father of the damage stats. Kasi it applies to all damage. Yung Polar Bear na... Yung bear, hindi pala polar bear. Ito. Ito yung pinaka the best mount. For me, ah, ito. Basic damage 17. Kasi ang basic damage 17, pag nakita mo naman nakalagay sa stats, is... basic damage is... Gago, naliglag ako. Ang basic damage is... pag nakita mo... Increase basic damage. The damage is added to all types, right? So, it applies to crit damage. Kung tama yung pagkakaintindi ko, ha, it applies to skill damage. It applies to basic, to crit damage, skill damage. It applies to everything, range damage and all that. Saan ka nakareside? Hindi ako sa Philippines. Nakareside ako ngayon sa San Francisco, California, United States. Horse Richard? Yung puting horse yung mahal eh. Yung black na horse hindi gaano eh. Ito, di ba? Well, kasi isipin mo, debuff rate 10%. Tapos damage. Ito lang pinakamaganda sa kanya. Kaso, ngayon na lumabas yung bagong accessory, makukuha mo rin kaagad yung damage reduction negation eh. Sa gears. Dito, di ba? Sa craft, special, prosperity, and then bracelet. Makukuha mo yung damage reduction negation kahit naman dito meron na rin siya kaagad. Tapos pag in-up mo pa siya, right, tumataas. So madali na makuha yung damage reduction negation. And usually yung ibang mounts, di ba? Usually yung ibang mounts, double damage eh. Paano ba ibig sabihin kung double damage? Meron ka ng crit damage, tapos meron ka pang chances of crit. Meron ka ng weapon damage, meron ka pang dual damage. So ang ganda, di ba? Dalawa. Tumaas na yung weapon damage mo, lumakas pa yung double damage mo, yung chances niya. Ito naman, for me, it applies to everything, so which is good. So I think this 3 is probably the best. For tank mostly, for tank, di ba itong pang tank, PvP dahil sa status effect, ito mostly tank. Pero hindi ko sinasabi na pang ito, kasi makukuha mo pa rin naman yung attack speed, skill speed, and everything else, eh, di ba? Makukuha mo pa rin naman yung mga, yun naman talaga yung pinakahabol eh. Pag nagka-legendary ka from epic 123 up to 182% skill speed, attack speed, tapos 120 skill speed 86% up to an additional 40, almost 40%. So okay siya. Legendary, any legendary mount, pero syempre kung mag-base tayo so from lower to highest legendary mount, syempre dito itong tatlo. Etong hawak ko ngayon. Okay din naman siya, pero hindi ko siya mako-consider na sa top 3, siguro top 4 or 5. For me, Polar, the bear is the number 1. Pangalawa is this. Pangatlo, 3, crit is okay. Hindi naman maganda yung growth. Malaki lang yung numbers ng crit damage 27, pero hindi siya ganun kalaki yung bigay. Mas malaki pa yung skill damage 1 kaysa sa crit damage 3. Parang ganun yung na-observe ko sa kanya. Ngayon, try natin. Di ba? Magbukas na kayo dyan. Salamat po.
Wala pala ako halos storage eh. Paano makapag-open? Craft na ba natin to? Kaya natin kung suswertein tayo. Ito na ba yun, guys? Ito na ba? Wala akong dials nung naghihirap na ako. 2,000 ang dials ko. Artisan Aircraft Toolbox. Kayo ba? Kayo ba ang Lucky Charm ko? Tangina, ang hirap buksan ito. Stressful moment. Cheryl Canva 12. May sipon ka or ganyan ka talaga magsalita? Ewan ko, ngawang ba ako magsalita? May sipon ako konti. Meron ako konti sipon, sorry. Di nakatiis si Boss G. Paano mo? Dami sumusulsul sa stream eh. So, nandyan lang din naman siya. Di might as well open na rin natin, di ba? Admira Noel Mariano. Yan na yun. Oh, idol, yan na yun. Sabi ni Kai. CPS, true NFT level 52nd advancement. Emmanuel Capistrano, Boss G, kamusta? Okay lang ako. Sana ikaw okay ka lang din. Kamusta ba? GG sure. Yan na yung part 2. Try natin open. Isa lang. Naku, maras ka agad. Ano ba yan? Baka next week na lang? Ano ba yan, guy? Sayo. Takit na. Puro bound pa. Anong gagawin ko dyan? Puro bound. Putang ina. Umaras talaga dito kay New Made. Buti hindi ko ginastosin yung gear na yan. Sana inipon ko na lang. Hindi ko rin ma-register. Paano? Ayun, na-register ko isa. Meron tayong PVE bonus damage 1. At least meron ako PVE bonus damage 1. Meron ba kayo nun? Wala kayo nun. Oh. Oh, meron ba kayo nyan? Wala naman kayo nyan. So, anong gagawin ko dito? Anong gagawin ko dito sa extra? Anong gagawin ko dito? Anong gagawin ko dito? Pwede ba itong basagin? Taka na nakakainis eh. Delete? Cannot be discarded. So, paano gagawin? Nandiyan lang siya? Dismantle? Dismantle? Ba yan? Dismantle nga? Dapat di talaga ako nakikinig sa mga sul na yan. Buisit? Buisit kayo? Buisit kayo? Ano ba pwedeng gawin? Unlock natin to. Pwede mong i-plus 5 to. Magic damage reduction negation, di mo kailangan. Magic crit, di ko kailangan. PvP crit rest, pwede. PvP crit rest, para hindi nag-crit sa'yo yung mga kasama mo. I mean, kalaban mo. Right? 5. And then 6. Oh! Bigyan mo ako ng plus 6. Bigyan mo ako ng plus 6. Pang codex lang. Oh, at least dyan. At least dyan, medyong konti. Oh, di three more to go, di ba? 3 more to go. Pwede pa. Okay. Oh, PvP crit res. Okay, pataasin natin yung crit res. Kaso, ang problema lang, medyo mabubusan ka na lang pang scrolls, pang ups. So, wait ka na lang kinabukasan para ma-ups mo to. Sana umabot ng plus 6. So, ano pa ba? Magbawas tayo. Magbawas pa tayo.
crafting material. Pang pambili nito eh, masyadong mahal ito eh. Pwede akong punta sa storage, just mag-absolute ako eh. Alam mo, ganito muna. Bumalik muna tayo sa town. Balik muna tayo sa storage. Kamusta party DG Idol? Up to what stage kayo? Stage 3 lang ang inabot namin. Stage 3, hingolo-hingolo na kami. 2 minutes left. Pag natatapos namin siya, there's only 2 minutes left bago namin siya matapos. Manas talaga ng glider. Kala ko naman. Swertein na ako. Ay, nako. Kung sino man nagsusul sa akin, nahanapin kita sa chat. Sinisay ng susul eh. Ako yung pumindot. Itong napikon. Storage! Storage! Mag-deposit muna tayo. Ilan ang Morion ko? 65? Ibig sabihin na pwede akong bumili ng maraming ganito tapos mag-up tayo. O masyado nang mataas yung Holy Relic ko. Ilan na ba ang laman ng Holy Relic ko? Deposit natin ang... Ito, mats. Yan. Deposit natin yan. Ano pa ba ang mats? Ang dinadeposit di kailangan dito. Ito. Ito, no? Pag dineposit ko ba to, I mean, nilagay ko storage, hindi ko siya magagamit pagka gusto ko lang mag-up somewhere else. Sa pool ng mount at wall daw babawi si WeMade. Ow. Sabi ni Jerf Berg, ow, GG, so kami gang stage 2 lang daw, pang imba stats yung stage 3. Try nyo muna, Jeff. Malay nyo, magawa nyo ano. Sabi ni Kuya Boom, anong stats mo, tol? Stats is... Damage 234, accuracy 328, death 311, ang growth rate is 144,428. Weapon damage 132, crit damage 94, crit at 35, dual damage 33. Yan. Yan ang stats ko ngayon. Giant Elk Bro. Oh, yes, yes, Giant Elk Bro. I think I would consider Giant Elk Bro as one of the top tier mount. Kasabay ng bear. Charlie says, hey bro, hi, kamusta? Hi, how are you, Charlie? Trick Joshua, ayan. Yes. Okay. Saan ba tayo? Next. Benta muna tayo ng sundries. Mag-make room lang tayo. After natin mag-make room, babalik tayo sa golem and then mag-try tayo mag-ups. Hi, thank you so much for subscribing, Charlie. Thank you so much. Live stream. Okay, hindi kuha tayo ng pots para matagal tayo doon. And then malay nyo, maisipan na lang natin mag- pull. Second time around. Para hindi na natin nakatambak yung mounts dyan. Devera Lowy. Napanaginipan ko na to. Nakapull ka legend ngayon, boss. Chill TV. Kilala mo sina Chibi Boss and Ben Boss. Na, napapanood ko sila. Hindi ko sila kilala personally, pero napapanood ko sila. And in regards to their content, I like watching their content as well. Ay, full! Mukha nga, spam click muna guys, tsaka-tsaka muna. MJ Films, hindi mo pa ata suot yung main mount mo, Lods. Dagdag stats pa ata. Hindi, naka-ano siya. Naka-stats yun. Tinatago ko lang pag nung PPK ako sa Battlefront. Ayun na, naka-equip siya, di ba? Pero sa style ko, style change, pwede mong palit-palit yung itsura, pero pwede mong apply yung stats na gusto mo. So, nilalagay ko lang yung mga, kunyari, donkey, yan. Yan yung nilalagay ko para hindi masyadong, ano, halata sa Battlefront. Kasi usually pag nakikita nila nakaano ka. Charlie, can you stop killing Kraken? Haha. I never killed any Kraken. It's probably some of my friends. I never killed any of you guys. You know that. I never killed any Kraken yet because they haven't touched me. What's up, Cash Tol? Anong stats mo? Stats ko right now is growth rate CP 144. Damage at 230 plus, defense is 220 plus. Ito, dito. 234 damage.
Defense 311, accuracy 328, 144, 428 growth, and then halo-halo na from PvP, def 31, range, magic, evasion, melee evasions, and all that stuff. Kinuha ko sa codex yan. Chill TV news of some boss, ikaw ba guild leader dyan boss? Hindi, hindi ako guild leader dito. Isa lang akong dihamak na member na sakto lang. Kung kukumpara mo ako dun sa mga malalakas dito, wala. Wala ako sa kilikili nila. I am your FC. FC, what does FC stands for? Can you enlighten me? I'm sorry. Anong level na ngayon ni Kodok boss? 53 siguro. 53 na medyo mataas ang percentage siguro. 53 na nasa gitna. Hindi ko siya nakakausap. Very low key si Kodok eh. Ang top 1 player si Kodok. Yes. Yes. Siya ka-guild namin ngayon sa Unknowns. Yan o. Unknowns. Hindi Kodok. Unknowns. Yung mga ka-guild ko. Ang farm dito. ₱102 yan bro. ₱102 server, no. This is C104 Rook. ₱104 Rook. Okay. Try natin maglagay ng auto patch na large dahil medyo mukhang matagal tayo dito. And then tagal natin tanggalin ito sa auto. Okay. C Rook 104. Yes, yes. Okay, ano magagawin natin ngayon? Ang gagawin natin ngayon, kaya tayo nag-make room kanina is tayo ay mag a-ups ng plus 4. Ay, nakalimutan kong kumuha nito. Well, up na natin to. I don't think aabot siya sa more than plus 5 kasi what I have right now is plus 5, right? Sana nag-ups ako ng marami. Multi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Ay. Aabot kaya? Nako! 3, 4, 5! Ah! Buta! Pasok isa! Pag 6 na eh! Sayang! May lumabas pang budol! 299 budol! Mura lang naman! Mura lang naman! Boss! Lucky Tico! Boss, send source mo ng XP pots, yung number 8 item. Ito, yung ano, yung website budol, yung weekly stuff. Yung binabibili mo na may dias. Sobrang sulit kasi noon eh. Sayang ano, plus 6 na eh. Kala mo pumasok na, butang ina. Sayang. Okay, dito tayo. Nightcrows plus 4. Alam niyo na ba yung mga iba nagtatanong dito? Plus 4 Nightcrows Claw Talisman. Paano umabot dyan? So, pag meron kayong Nightcrows, ika-craft nyo lang siya, right? Ka-craft nyo lang siya dito para mag-diretso na sa plus 4. Kaso, it will cost you 2,000 gold each. Oh my God. Okay. Open tayo ng ilang slot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22! 22! Oh! Plus 8! Plus 8! Plus 8! Ay, gago, wala akong slot! Pwede ba mag-ups? Wala slot? Oh! Oh. Pag to, may pumasok na plus 8. Sabi ko sa inyo. Huyo kayo sa akin. 146 viewers. Pag to umabot ng plus 8, huyo kayo sa akin. Let's go! Tangina! Sa! Ah! Okay. Pwede pa. Wala susuko. Tang inang yun. Muntik na ha. Muntik na. Muntik na. Huwag kayong epal. Muntik na. Good sign. Good sign. Good sign. Bayan?
Nananalo na naman si WeMade, guys. Iyak na ako. Binigyan na ako ng tatlong green wings. Tapos ayaw ko bigyan ng plus 8. Ano ba yan? WeMade. Plus 12! Plus 12! Plus 12 ngayon din! De, joke lang. Plus 8. Plus 8. Okay, ritual. Okay, ritual. Game. 5. 6. Putang ina mo. Teka. Mag-chaka muna tayo, guys. Hindi malalim. Okay. Okay. Meron pa tayong 29 times. Okay. Huwag kayong epal. Meron pa tayo dito. Marami pa akong inipon dyan, no? Oh. Pag nag-fail man to, meron pa akong 8 pieces. May budol pa. Ano yan? Isa-isahin ko kaya, no? Oh, ba't na-equip ako doon sa plus 4? Gago. Oh, magulo. Oo nga eh. Alam mo yung sinabi ko before, nag-post ako nun before sa page. Nada-double click talaga yung mga equipments minsan. Tapos na-dismantle ko yung isa kong blue gears. Nangyari sa akin before, na-dismantle ko. Sobrang OP. Isa-isahin ko ha. May nagsabi dito dapat daw isa-isahin ko eh. Tang inang isa-isa yan. Okay. Inang yan pumasok. Okay. 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 Hina mo. Gi. Subukan mo, pasensya ko. Susunugin ko bahay nyo, WeMade. Sinong gumawa ng larong to, ang inang to? Alam mo, dapat plano ko to eh. End of the month eh. Nanisip eh. Nanisip ha? Tangina, ay pumasok ka. Kago. Sinabi ko, hindi ko nasunugin bahay mo, bigyan mo ako ng plus 8. Yan, yan. Ay di nagkakasundo tayo. Bayan, 2 plus 6. Ah,
napakahirap. Magtira ka, boss. Walang magtitira. Walang magtitira. Ito na yun. Walang magtitira. Kanina lang, guys, ang saysay natin. Amen. Lord have mercy. Tang inang wimo ito. Gago. Di man lang ako binigyan ng plus 8. Tang na, wala. Walang natira. Hayop! Gago! Ang ginawa mo, ang ginawa mo, inipon ko halos isang buwan, tapos ginawa mo lang, thank you. Ay, plus 5 oh! 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 Meron pa daw eh. Oh! May humahabol pa. Oh! Ay, mahabol pa. Uy, plus 6 agad oh. Ganto yan. Anong magandang orasyon? Anong magandang orasyon? Anong magandang orasyon? Dasal muna tayo. Sana po bigyan niyo ako ng chance na magkaroon ng plus 8. Asa bigyan niyo rin po ako ng legendary mount at sa legendary weapon bago matapos ang buwan. Sana gumana. Bakit? Nakakabaliw tong laro to? Ang hirap mag-stream ng ganito? Nakabwisit? Tingin niyo ba gusto kong open tong mga to? Parang mas makintang na. Parang itong mga mounts ko ngayon, yung mga summon ng tickets ko, parang mas maganda pang nasa storage na lang. Tangina. Grabe. Putangina kayo. Tanginang we made yan. Kago. What? Charlie says, one time for open summon. I don't know, man. I don't know if I should summon this. I don't know if I should summon this, you know, like, it's crazy.
After all the RNG, I opened 3 gliders, 3 epics, and they gave me 3 greens. I enhanced my web, my brooches and my talismans. Nothing went to plus 8. Sabi ni Ian Obod, lipat ka spot, boss G. Puta kahit lumipat ako ng spot, di mo na may babalik yun. Wala na, ubus na. Wala na ako mapipindot. Next month na ulit. Salamat sa 100,000 gold. Achievement. Pukinan yung achievement yan. Balik mo yung ano ko, brooch ko. Talisman ko. De, planado na kasi yan, boss. You just sounds gonna ah, wait, gago. Summon ko na, no? Dito naman na kayo, eh. Para pagka hindi umabot ng live stream, ka nagkagulo. Taga lang. Bago nyo ko susulan. Isisink in ko muna. Masakit sa puso. Tatlong gliders, green. 3 gliders, green. Tapos, ano? Nagdasal na ako, wala pa rin. Sink in ko muna. Take in ko muna. Then magkasaman tayo. We will summon after. Sige. Open mo natin mga epic. Wow! Ang swerte mo naman! Ba't na kina? Gago. Hindi, kunin ko muna siguro yung mga epic. Epic lang naman to. Ito, ano yung regular epic. Blaze of Grace. Pwede natin siyang lagay sa change to bow 1K. Oh, hindi ko muna open. Guys, alam nyo, hindi ko muna open yung ano, yung mga legendary mounts ko. Feel ko, hindi pa. It's not for today. Nakita nyo naman yung RNG ngayon. Medyo pangit. Kunin mo natin yung mga air. Tignan mo naman to. Wala man lang binigay. Grabe. Nakita nyo naman yung RNG. Gano'ng pangit. Okay. Save mo na dito. We made. 02. 02 tayo kay We Made, guys. Oh my goodness. Ito, save natin. Mag-live stream tayo ulit. Bubukas natin yung mount bago matapos yung buwan. Siguro, kuha tayo ng date. Tuesday, day of Konon. So, Tuesday, same day. Or ganito, Monday, next week, same day. Next week, same day, same time. Or baka gabi, i-open natin lahat. Sana. Sana pagpalain tayo ngayon. Nakita nyo naman yung RNG, ang pangit. Ang pangit talaga. Wandering Merchant, ano ba meron ako? Wala akong, in terms of purple, wala akong ano. Donkey of all. Ang hirap naman kunin itong mga honor shit na to. Confirm na lang natin to. Kaysa gumanas akong dias. Uy! Inslot effect! Pwede ako dito. Inslot effect. Yes! Plus 500 growth. Oh, accuracy 2, def 2. Oh, pwede na tayo dyan. Pwede na yan. Hindi pwede sabihin, hindi pwede yan. Mahirap na makakuha ng accuracy 2 saka def 2. Pwede na yan. Pagganin yung love ko, alam kong hindi maganda yung nangyari kanina, pero pwede na to. Kasi next epic is max rate, max resistance rate.
Dahil di niyo ako masusulsulan. Hindi muna. Baka magtuloy-tuloy na tong kalungkutan. Oy, kunin natin yung Board of Honor. Gamitin natin to. Ito magiging mount natin for the meantime. Ian Obod. Open isang times 11 boss. Pampawala bagot sa amin. Utangin na. Pampawala ang bagot sa amin. Paano naman ako? Paano yung bagot ko? Ba't kayo? Paano yung bagot ko? Paano naman ako, guys? Ang lungkot-lungkot na. Nawala din naman kanina yun. 70 yata yun or 60 na 4. Grabe. Parang dyan ang simula ko. Dede. Germany, we made 2. Hindi, Germany, 0. Ah, dahil dun sa Epic Mount. Sige, pwede natin. Pwede natin sabihin na yes. Kasi nga, yung 2,000 summons ko, wala ako na kuha ang Board of Honor, diba? At least ito, meron. Sa weapon, pwede natin mag-combine ng weapon. Itong inong yan. Pakapangit. Grabe yung kanino! Ay hindi, meron pa akong Morayon eh. Alam ko yung Morayon, pwede ko mag Holy Relic, Artifact, and 37 Artifact. Ito kailangan ko talaga ups to eh. Sulit ba pag na plus 6 to? Ano ba natadagdag? PV ay accuracy. Saka dual damage resistance. I'm more on PvE, but okay, why not? PvE is actually a good thing, right? Knights Jewelers. Pag tumaas to 7 and 8. Crit damage, tataas. 7. Tataas yung basic damage by 1. And defense. And then defense again. And then... Okay. Pero, asa naman. Ito nga, hirap na hirap eh. Huwag nga ina eh. Pag inanla ko ba to, nag-enchant ako 25 times, makukuha ko ba ang dexterity? Dexterity ya saka skill damage, no? Dexterity, endurance, and then crit damage, skill damage siguro, pinaka the best na makukuha mo dito. Papa, baka dyan na lang magsimula sa plus 2. Di kita natin. Try natin maghabol ng dex to dito na mas maganda. Skill speed, it's okay. Crit damage, no? Kailangan talaga dex 2. Tanga nang hirap makuha yung dex 2 eh, no? Dex 2! Dex 2! Tanga na, mukhang di pa akong bibigyan ng dex 2. Biglang, parang nawalan pa ako ng dex 2 ah. Naku po. Ubus na. Lo. Lo. Nawalan pa nga ako ng dex. Gago. Doon tayo na. Na-scam na naman tayo ni WeMate. Lo. Strength! Bigyan mo akong dex! La! Nawalan pa nga ako ng dex! Malas naman? Umagsak pa yung damage ko. Nagkano ako, skill speed. Puro yellow. Pero hindi naman yung habol ko. Pero okay din naman yung endurance too, kaso puro defense eh. Kasi ang each endurance 2, so damage reduction tumaas, kaso ang nawala sa akin range accuracy, range damage, range crit damage. Nawala na ako ng taga 1 points nito. Oh my god. Ang pangat talaga ng RNG ngayon, guys. Huwag natin pilitin. Madulungkot at madulungkot na tayo. Enhancements ko.
enhancement. Oo nga eh, sa club. Baggage auto, okay. Masaklap ngayon, guys. Ano ba ang auto ngayon? Can I look Infuse 52? My infusements? Infusement here. I haven't really tried re-rolling this. This is what I have on in terms of infusement. Oo nga eh, Coco Lemon. Sabi ni Coco Lemon, Stream Curse tawag nila dyan, boss. Oo nga eh. Parang ang mas maganda pa yung RNG ko, pag nung hindi ako nag-stream, nakuha ko yung legendary weapon sa kayo mount. Then, Stream Curse. I agree. Ito ate pinaka the best for this one. Now, ang pinaka the best dito is kumukuha mo yung skill damage def. Saka pwedeng ito, crit or dual damage, right? Pangatlo, pinaka maganda dito is endurance, dual damage, and then weapon damage. No? I'm just not a fan of crit on this game. Okay lang siya. Kumpara, if I'm gonna pick between the two, dual damage or crit. Next is, of course, dexterity, skill damage, and then def. Yun yung perfect. Okay. The next one on this one is pwede ka mag damage reduction negation or dual damage. Para sa dalawa. And then ito pinakamaganda talaga, basic damage. And then def. Yeah. Dito, syempre accuracy or range accuracy. Kasi range ako. And then basic damage, which I got this on this one already. Tapos, depende na lang kung anong gusto mo dito. Siguro yung push rate, since meron kang, ang Rangers merong poem na skill. Alright. Medyo malas tayo ngayon sa mga pulls, guys. Pero, next week, tayo mag-pull ulit tayo ng kung ano man yung kailangan nating i-pull for next week. So, go tayo dun. Eto, I'm gonna resist, Charlie, I'm gonna resist not pulling this one for now, okay? Because right now, I don't have a really good RNG pulling this stuff over. So, I don't think it's a good idea for me to pull this yet. We'll see next week if it works. Bahala ko sana umuwi muna. And then mag-ups tayo ng either Holy Relic eh. Pero kailangan ko mag-top up ng Dias if I want to buy ano. If I want to buy this, itatry ko sana mag-push. Ito yung pinaka gusto kong, kasi ito na lang hindi plus 5 eh. So kailangan ko mag-craft nito. Golden Carve Knife. Bumili ng marami niyan. For example, 1, 2, 3, 4. Diba meron ako 4? Kaso mahirap kasi ups to eh. Right. Ay, meron pa rin pwedeng pagkuhanan nito somewhere, diba? Sa guild. Kaso kailangan mo yung sa guild. Pangkuha ng ano to eh. Pambili mo ng skill book eh. So, mas okay na ginagastos mo tong guild coins for skills, right? Wag dito sa golden carve knife. Not unless F2P siya. Siyempre, kung ayun yung pinaka source mo. And why not? Dahil nasahin talaga yung knight crew. Ano ko doon? Reset na yun. Stream curse nga. Stream curse is real, guys. Stream curse is real. Ito nga ng stream curse yan. Saklap talaga.
Okay guys. Ito nga dito muna yung stream. Iti-take in ko muna yung mga nagkaganapan ngayon. Ilalabas ko muna ang aking galit sa PK area. Galit na ang aking baboy. Galit na ang aking baboy. Hindi mo na ako binigyan ng malupit na mount, guys. MP regen earrings ka, bro. Hindi eh. Ang earrings ko is skill damage. Earrings ko is skill... Dual damage, sorry. Dual damage. Kinuha ko. Sige, kailangan mo more damage eh. More DPS talaga kailangan mong kunin eh. Di ba yung isang earrings is ano? Ito yung sinasabi mo, yung Watcher's Earrings eh. Ayun na. Spirit, saka MP regen. No? Hindi mo na ako naubusan ng mana eh, so hindi ko kailangan pa. Tukim Mount Pass, yes. Sa race, sulit siya in terms of how many tickets you're gonna get, di ba? Sulit nga ba kung may makukuha ka? Ang sulit. Kung wala ka makukuha, hindi sulit. Katulad ng nangyayari sa akin lately. Ay, malas. Kung may makukuha ka doon, yes. Pero I would just suggest, if you want to spend your money, just spend it on Codex. Kung RNG, gambling, alam mo naman ang human nature, they love gambling, so. MJ Films, boss, paano po na-hold mid-air yung glider? I think there are certain gliders na may skill. Ito yung left shift na nakalagay dito. So, whenever I fly, right? Whenever I fly, sorry, cannot fly while in combat. May nagkita ata sa akin. Ayan. Naklik ko yung shift, yan. Dahil dito sa skill, sa bottom right, nakikita mo, meron akong skill. Gising. Ay nga pala kanina, Coleman, Biscuit, DLWRMA. Thank you for subscribing kanina. Pasensya, I wasn't able to ano to give a shout out nung nag-subscribe kayo. Alam niyo naman, may pinagdadaanan ako kanina, medyo malas-malas natin kanina. Nadaan tayo sa emotions, napasigaw, natahimik. Pero hindi ko akalain na ganun kasama yung RNG to plus 8. But napakahirap naman talaga makaabot ng plus 8, 'di ba? So hindi naman siguro nila papadaliin 'yun. Kasi ang laki din nata ng jump from ano eh, pag na plus 8 mo siya eh. Kakaroon ka ng dalawang basic damage, at saka tatlong accuracy, di ba? Ang lupit, tapos magkakaroon ka pa ng 1% skill damage amplification. Dito naman, pagka nagkaroon ka ng plus 8, dadagdagan ka ng 3 def, dalawang damage reduction, and skill damage tolerance na plus 1%. But, how are you gonna get that? So, MG Films, thanks loads, galing ha. Thank you. You're welcome. Pag sa may tanong ka lang, sige, try natin sagutin. Hindi ko na talaga siya masasagot kaagad pagka nag-pull tayo tapos puro malas. Masyado ako naka-tunnel vision. Ibig sabihin ng tunnel vision, hindi ko napapansin yung paligid kasi minamalas tayo. Pero sana, naito niyo naman yung journey ko. Sana swertehin tayo sa next week pag nag-pull tayo ng... Kulit mo, Ana. Si Gison, dito pa rin. Gison, dito ka pa rin ba sa YouTube? Nanonood ka pa rin ba?
Well, hindi man lang ako nag-progress sa ginawa natin kanina. Hindi man lang ako nag-progress. Wala man lang plus. Hey, Vanguard. Out tayo sa Vanguard, mga Filipino Guild. Tropa-tropa natin yan. Two hits. Tingin ko malaki yung spike ng ano. Ang laki ng spike ng bracelet. Nico Bautista, tapos ka na party dungeon, Daddy Germany. Yes, pero marami pa akong attempts. I think I do have semi tickets ko, butyang, where's my tickets? 6 tickets. Hinihintay ko na lang. Gusto ko pa nga mag-run eh. Hinihintay ko lang sila mag-online ulit eh. Kasi nasa meeting yata si Nevermore. Para makapag-ano, malay mo, swertehin tayo, makakuha tayo ng epic bracelet, di ba? Lumakas yung damage ko, naramdaman ko. Dahil sa bracelet. Ang laking defense na nababawas. Sa mga ano, hindi nakakalam dahil bagong equipments yung bracelet, yan. Ay, dapat pala hindi ko dismantle yung kanina, no? Sana pala tinry ko man lang siya i-ups. Bobo ko talaga. Pero hindi na. Sayang pala, green lang naman. Pero kahit na, dapat pala tinry ko pa rin pala. Up ng isang damage or PDEF. Ignore PDEF. Ignore defense, sorry. Bilis tipe ah. Ano to? Request? Ah, nag-request ako ng pots. PV ito, pampabilis ng farm. So, kung gusto nyo mag-farm ng mabilis, di ba may winakaw ko kayong bound? Pwede nyo pakraft yun. Pakraft nyo na lang. Marksman rule. Oh. Siguro, pag nag-top up ako mamaya, or bukas, ang tatap upan ko is, bubili ako ng maraming diamonds for the para makapag-craft tayo ng maraming marksman rune. Kasi yun na ang pinaka, one of my weakest link is may marksman rune. Plus 3 lang siya. So at least magkaroon man lang ako ng plus 5. Lucky nung spike ko, magkakaroon ka ng damage reduction negation plus 5. And then, dexterity mo tataas din at the same time. So I think yun yung pinaka-gacha. Sana swerte. Malas? Malas ng gacha dito sa account na to. Walang tao sa ano? Walang tao sa night. Mamaya pa ata sila makaka-wake. Sabagay, hapon pa lang dyan sa Pilipinas, di ba? May bago na naman ako. Inbox. Dylan Pros, oh. Bumomba na naman. Sana maghati tayo sa RNG. Na maramdaman mo yung nararamdaman ko. Pinaka. Okay. 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 Kunat niyo. Wow. Rook dito nag-farm sa night ah. Sabi ni Meika, wow, siga. May kaaway si Meika. Kailan niyo ba yan? Sa mga nakatambay pa rin, kanina 160 viewers, we're now 97 viewers, maraming salamat. Alam kong nandyan kayo kahit na wala tayong nakuha kanina na malupit. Medyo malungkot. Pero okay lang, hindi tayo susuko. Ganun talaga eh. Hindi mo palaga paragi swerte ka, di ba? Kaya pagka ganun, pampatagal ng stress, mag-farm tayo ng insignia. Sana makakuha tayo ng maraming bot sa AFK. Ito si Nazo. Let's go. Mahaba-haba pang distinction insignia. Pag wala akong live, just to let you guys know, pag wala akong live, tapos napi-PK yung mga subscribers ko, hindi ako yun, yung pilot ko yun. When audience start, I think it will start later, but we are not on the first round.
We will be fighting Rice on Thursday. I think they're scared. They're waiting for us. I told Dylan Pros they need to prepare. Sa United States, Paradise JJ, tinatanong niya kung saan akong bansa. United States po, San Francisco, California. Odin, masarap panoorin yan mamaya. Actually, kung Ragnarok players kayo, kung Ragnarok pa rin kayo, sobrang lupit ng Odin's this time around. Bakit? Bakit sobrang lupit? Sorry ah, sa mga nanonood ngayon ng Nightcrows. Kasi malaking tournament yung magaganap sa Ragnarok mamaya hanggang sa next week. So ano yung, bakit malupit? Bakit sobrang ganda na mangyari sa Odin's? Well, ang hindi lang maganda is, ang kalaban namin is yung defending champions first round. So malalaglag kami, hindi na kami kaagad qualify for Asia Cup. So it happens, it is what it is, right? So, bakit maganda? Kasi, yung Frontera 8, nagsama na sila ng guild. Usually sila yung magkakalaban na whales, nagsama na sila. And then, Frontera 1, Legends, nag-merge na din sila. So, it's going to be either Frontera 1, Frontera 8, or yung Rice, which is the unknown S here na kakild ko ngayon. Hindi mo alam kung sino sa tatlo ang magcha-champion. I love my guild right now. Not love, I like my guild right now, which is unknown S. But there's a good chance that na matalo sila. There's a good chance that they can lose in this tournament. But hopefully not, because I'm rooting for them. They're my current guild members right now. I'm rooting for them. But it's not going to be a very easy fight for them. Kasi the Frontera 1 and Frontera 8 finally merge. And that's, I think, one of the scariest part. Because on the first Odin's tournament, yung pinakaunang Odin's tournament, those servers didn't merge because they don't like each other. Now they decided to join forces. No? What's up, Cash? Tol, paano naging anim ticket mo? Bumili sa store. Tatlo na mabibili mo dito tapos may bawat clear mo may lumalabas na budol. So, kaya siya naging anim. Ang hirap pa rin ng ano? Nang makamugawan dun sa kinanginang talisman na yan. Di ka naglalag, sir. Di ba Asia server ka po? Yes, Asia server ako. C104 Rook. Meron tayong application na hindi siya VPN pero ang tawag dun sa kanya is exit lag. Sobrang legit na okay talaga siya. So, kung nasa ibang bansa kayo, use exit lag. Frontera, sabi ni AEK Ekin, Frontera 8 number 1. Siguro nga. It's going to be very exciting and I cannot miss this. Even though I have to wake up very early to watch Odin's tournament. Kasi nga iba yung oras dito, di ba? So, with that being said, I have to wake up at maybe 5 a.m., maybe 6 a.m. just to watch it. Anong server na exit lag gamit mo, bro? Asia lang, Asia. Tapos ang settings ko is Asia. Yeah, Asia lang. Advanced routes ko, route TCP is 1, routes UDP is 2. Yeah. Ekin, sabi niya, di pa rin ata kaya ng front 8 yung Rice. Maybe? Maybe not, pero this time around they're merged, 'di ba? So sabihin natin malakas yung top 10 ng Rice, pero kung nag-merge ang Frontera 8, paano pag ang lakas ng top 1? 'Di ba 40 versus 40 ang ano ang guild league, right? Eh hindi naman din na ganun kalaki yung gap ngayon. Medyo bottleneck na rin yung mga stats eh. Madali nang abutin ng mga whales eh. So there's a chance. We'll see.
What's up, Cash Bro? Planning na din ako mag-start, bro, second level blue armor. So, ano kaya maganda unahin? Unahin yung mga armors. Weapon, siyempre, number one. Main weapon, number one. Right? Main weapon, number one. Pangalawa mo is yung armors. Bakit? Kasi yung mga armors may skill damage. Skill damage 7. Yan. Kunin mo yung mga may stats ng damage na armors, advanced blue. Lilim, your account na lang sa exit lag paraffle mo ha, baka makakuha need ko yun. Lilim, tagasan ka ba? Tagasan ka ba, Lilim? Altar Almizan, Front 8 and Rise is an ally in other game. But are they separated? Yes, because they're different servers, yes. What other games they're ally though? Front 8 and Rise. Talaga, meron silang game na ally sila. I don't know. Ano pa bang games nilalaro nila besides? Anong bang games ang nagkalaro sila besides Ragnarok? Mayroon pa ba silang game before na magkasama sila? Nako po. Binigyan si Chawindi. Malakas si Chawindi eh. Pero ang ginagawa niya dyan, ba siya nag-farm dyan? Wow, lahat hindi AFK ah. Lean in PH Manager, legit daw yung exit lag eh. Tatry ko sana kaso need account loggers. Yes, try mo. Alam ko mura lang exit lag dyan. Nasa 100 something pesos. Or wait. Basta mura lang daw. Bili mo na. Kayang-kaya mo na yun. Nag-alaro ka na Nightcross eh. Good investment yun. Sobrang wala yung lag sa Masarta boss lahat. Sobrang solid. So, good, hindi ka magkakamali sa exit lag. So, please, 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 please. If you have time, do exit lag, okay? Huwag ka na magbago ng isip. Gawin mo siya. Okay, Darkblade, Valhalla, Papa, ito kay Papa. Ikaw. Lautron. Hindi mo nakakulat na. P222 exit lag month. 200, yan o, diba? 222 pesos. Kaya niya. Para mas mahal pa yung Jollibee Chicken Joy dyan. Ano ba yan? Kaya niya yan, guys. Diba? Huwag na kayo magtipid. Kung maglalaro, kung majority ng oras niya, gugugulin niya sa Nightcross, edi good investment siya, diba? Pwede i-mint niyo yung ibang stats. Ay, yung ibang equipment sa dibenta niyo pang exit lag niyo. Gising ba itong mga ta? May nagpapa pa na sa batok. Choco na batok. Slytherin, yun yun namin yan. I mean, ka-alay namin ang Slytherin from Bishop. Si Ven, tropa yan. Naalala ko yan. Ven, what's up? Dito ako. Fucking Zach. Lilim, di ko nakikita price. Mura lang pala. Diba? Kaya may 200. Ikaw naman. Grabe ka naman. Sabi ni Hello, ni Ven. Hello, Idol. Musta? Okay naman. Okay naman to. Okay tayo. Galang Gas, is Legends also play Nightcrows other than Mu Meow? You know what? I am not sure, but I think one of the top players are playing in Legends right now, which would be I think Tam J is Legends, Mu Meow is Legends, and Milo.
I'm not sure about this one, but I believe, and maybe this one too, I believe that most of the Forgotten are Legend players. That's why the server is so exciting, right? Our server is full of heavy, heavy spenders. Heavy spenders. They can spend a couple of millions in just one day. And it's not gonna affect their income. They're just very rich. It's nothing for them. Spending that much money, it's nothing for them. It might be a lot for us, but it's nothing for them. Tol, ano boots mo sa second blue armor? Yung meron ding dagdag to na ano, dexterity. Yan yung kinuha ko. Anything with dexterity, sayang nga kanina eh. Binago ko pa. Nagkaroon ako skill speed, sana it makes up for it. Senyor Aguila. Pa. Safe zone. Daddy Kim now joined Forgotten. So they got more stronger. Mumiao and Daddy Kim now are now together. Again, they part ways for like a week only, and then because they were all under Dragon, and now Mumiao under his management on Forgotten decided to do on their own thing, and then Daddy Kim followed. I think that's the right thing to do, or the best thing to do actually. Okay, Lilim, out na. Sige, mag-out na rin ako soon, guys. Siguro iiwan ko na ito sa isang ikot na lang siguro sa night. And then, after ko bumisita sa night, I will go ahead and farm. And actually, hindi ko pa na pala nagagawa yung dailies ko. Baka i-dailies ko muna to. At medyo masakrap na naman. Nanalo na naman. Hi, Kage. Nanalo na naman si WeMade. Grabe naman yung ginawa sa atin. If you guys rewind the stream, WeMade won again. I refined a lot of talismans, but nothing went to +8, but hopefully in the future I get something, right? So, I'm gonna do one more rounds in the night to farm some distinction insignia, and then from there. Is Daddy Kim, galang guys, is Daddy Kim part of Legends? No, he never played Ragnarok. I think he played a different Ragnarok. I think the Ragnarok Idol, based on what I saw on his YouTube. But he never played a Ragnarok Global with us. Agent 1, boss, wag po ako, muntik na ako sa'yo kanina. Okay po, sorry boss. One more rounds, and I'm gonna end my live stream. Litich, Pinoy pala yan si German. Yes, hindi ako German. Germany lang. Bakit? Why do I name myself Germany? Because I used to manage a lot of Axie accounts, and they call me manager. So manager Germany. So that's what it is. That's how it started. That's how it originated. Red Horse, thank you for subscribing. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Malaking tulong ho. Hangover. Bro, where is Dylan Pro? I don't see him at ranking. Dylan Pro is still on our ranking. Dylan Pro is number 7 right now on 104. He actually just went to number 7. In terms of distinction insignia, I think on Nightcross Global, he's number 3 or number 4. Snake was number 1 or number 2. He's fighting a different server right now in getting the number in the first place. So, yeah. Dylan Pro is actively playing
a lot of different games. I think because he's partnered with a lot of different games. So maybe if he's only playing Nightcrawls, he will be able to maintain a certain ranking. I think that's. He still plays actively Ragnarok Global. My account in Ragnarok Global is still active, but it's mostly played by my pilots and my friends. What's up, Cash? Okay kaya bro yung 5% na movement speed sa second blue boots? Depende to le. If you're going to be for PvP and tingin mo sobrang solid ng account mo, mga habol ka, sige, go for movement speed, di ba? Pero most of the time, paano ba yung combat system natin? Ang combat system natin is nakatayo lang tayo. Taga, taga, taga. Nakatayo lang. So you need more defense, you need more damage. Movement speed is only kung maghahabol ka sa PvP. I think that's the only benefit of movement speed, to be honest with you. Ayun lang. Ayun lang ang benefit ng movement speed. PvP purposes. Kasi most of the time, nakatayo ka lang talaga, di ba? Okay, mag-ubos lang tayo sa night. And then after this, I'm gonna do my dailies. And then next week, magtambay-tambay ulit tayo. Then next week, open ko na yung mga mount summons ko. And hopefully, swertihin tayo. Or much better yung may dex. Yes, mas better yung may dex kung range ka. Kung range ka. Baka mamaya mag-dex ka tapos melee ka pala, di ba? Di wala yung dex mo. Baka rin. He, putyang red name. One day and a half ako ng server. Oo, huwag kang papatay ng sarili mo server. If you kill your own server and you get red skull, you're gonna suffer a lot. Uy, hindi nakatalon. Uy, thank you for subscribing, Andizo. Thank you so much. If you have any questions you need me to answer, let me know. I would be happy to answer. Only up to my knowledge because I don't know everything. I'm still learning more in this game. Same Archer, then get the boots. Get the boots. For Archer, weapon proficiency, just to let you know, anong kinukuha ko dito, ha? Weapon proficiency. Ito. Okay. Activation ng Tempest. Critical Blow. Disruption Arrow. Pero pag na-max ko na yung Disruption Arrow, I'm thinking about getting this one para laging debuff yung kalaban. Right? And then, kasi, pag level 2 pala yung Disruption Arrow mo, it's only a chance. But I think pag level 3 na yung Disruption Arrow mo, perfect chance na siya. Pang PvE, pang PvP. Wala na nga pala tayong ano, Land of Prosperity event. So, magtipid kayo sa gold. Magmamahal ulit siguro yung ano, Alluvia Gold Pouch. Dr. Crow, PhD, boss, good afternoon or good evening, kung saan ka man. Ilang pull ka bago ka nagka-legendary mount? Alam mo, nagkaroon ako ng pulls. Di ba, meron akong video na 2,000 pulls, hindi ako binigyan ng legendary. But before that, I was able to get two legendary mounts already. Off stream. Tingin ko yung swerte ko, off stream talaga eh. Anyways, ilan ba ang nagastos ko doon? I think umabot ako ng 100k. Umabot ako ng 100k para makakuha ng dalawang legendary mount or a little bit over. Ang pinakamatagal is yung legendary weapon ha. Yung nakuha kong legendary weapon dito. Yan. I think medyo mahal-mahal yan.
Pero iba nga, di ba, F2P, nagpupulong sila, nagkakaroon sila, pero ilang libong players ba ang meron ang Nightcrows? Ang ratio of them, a ratio ng F2P to get one is very slim. Sabi ni Ceres, patayin mo yung mga Revenant, makukulit yan. Makukulit ba? Sige, sige, sige. Target natin. Shiro. Alam ko Shiro Filipino eh. Alam ko one of the subscribers din siya eh, so. Uy! Salamat mo naman, Brown Bear. Eh, yung pinakagusto kong mount eh, Brown Bear. Basic damage 17, oh my god. Sana pagpalain talaga ako next week, guys, ng Brown Bear. Sabi ko talaga sa inyo, tayo sinuwerte. Grabe ka naman, Baby Ray. Tagong-tago ka dyan. Naipit na kita. Nagtago sa butas. Nagtago sa butas. Kago. Nagtago sa butas si Barbie. Nabot ba rin? Hindi kasi mag-TV, ayaw mag-TV eh. Oh, hate. Kala ko tropa. May kaaway si Sunshine, noob daw. Nagpanic. Oo nga eh, nagising nga, ang dami. Nagtawagan sa tropa. Uy! May bumagsak! Hulog na langit! Gago! Saan galing yun? Ah, galing siya dito! Tumalon siguro. Okay. Thank you. Dr. Crow PhD, naka-fighter belt na pala ako, boss. Inuno ko talaga para di mo ako ginawa. Alam mo, sobrang laki ng damage reduction ng belt. No?
I think kailangan na kailangan ko i-craft kasi yung hanggang ngayon yung belt ko is ano mababa pa rin. Ayun no. Adventurous belt pa rin ako. Kailangan ko mag-craft ng mas magandang belt. Sa kanin mga purple, ang mahal ng frozen tier. Hotura. Hindi ata kami naka-assign ngayon eh, kaya hindi nagkatawag sa guild eh. 10 minutes left. I don't think we're assigned to do Hotura. Cave 3. Hindi kami naka-assign. Ewan ko na pag-usapan nila. Baka yung bishop nandun. Check mo. Check mo lazy kung sinong guild yung nasa Hotura ngayon. Napasarap pa tayo PvP. Kala ko mag-out na ako eh. Balik naman tayo sa bishop. Sila Milo dito. Oh, okay. And now it makes sense. Mukhang may napagkasunduan ng Forgotten sa Unknown S in terms of boss schedule. It's a good thing in a way na lahat magkakaroon ng farm. It's a bad thing na nawawala ng competition ng server. Well, ang competition naman talaga is dapat is ang laban is knight, bishop, at saka rook, di ba? Pero overpowered kasi yung rook, eh, totoo lang. Nasa amin yung mga mythic ano eh, mga mythic holders. So, I don't know. So, paano yun? Pagka natalo namin yung knight sa kayo bishop, na overpowered namin, kontrolado yung boss, mag-NFT lahat ng mga whalers, lilipat ng server. Pinaka-best na lang talaga dito, ang mag-benefit na lang talaga dito is pagkaroon ng server merge. Kasi kung makikipag-compete kami, 'di ba? May announcement ngayon sa guild eh na makikipag-compete. Eh. So Bastos na pangalan, no, Kantot. MVP. Kunot ni Rowan, ah. Kanina pa nag-farm si Senior Aguila dito. Hindi namatay dun, oh. Isekai. Honey Cutie. Si Kentot na bumalik. Heavy Panda. Alis. Cute ng baboy ko. Ito yung pinakabago kong mount kanina. Ina-up ko. Accuracy and depth. Kaso minalas na naman tayo sa ano sa artifact ko. Nawalan ako ng dex, guys. Malas. Malupit naman. Oh, skill speed 2% is good enough. Parang di naman. Incoming PK run.
Kai, alam mo ba kung bakit nakastay kami sa panunood sa'yo? Dahil yung iba, malakas dyan sa NC, di namin maintindihan yung sinasabi nila. Marami nga talaga, ano? Anong server ka, Kai? Bishop ka ba? Or, Bishop ka ba? Or, ba't nagalit si Mong? Nagalit, oh. Sino ka ba? Oh, easy lang. Malakas ka. Oh, teleport na ako. Okay. Ating ayun yung signal na tapos na tayo, mang PK. Why attack do eh. Why attack do sa PK field eh. Na... Bahala nga siya. I-research niya sa Google. Hindi nang hirap mag-explain. Meron 17 marines for brilliant artifact. Pwede tayo bumili ng maraming not enough Morayan. I think Morayan ka na sa ano. At 206 Rock CPS, well spoken compared to others na pang FB Live yung type, ha, not discriminating. Yes, thank you for appreciating the content I give. Maraming salamat. Pero wag din kayong manghihinayang pag kami mali ako sinabi, correct nyo ako. You know, I'm very receptive when it comes to ano, criticism. Kasi doon na naman tayo mag-improve, diba, sa mga criticism ng ibang tao. So, go lang tayo dyan. Tingin ko papalitan ko itong ano. Hindi talaga ako masaya dito sa kahit na puro orange. Pero tataas kasi yung endurance ko eh. Pero status. Parang hindi ako masaya dito. Ay, gago. Wag yan. Baliw. Tahay. Muntik na. Hindi ako masaya. Kung gusto ko talaga makuha yung dex. Gusto ko mabalik yung dex. Kahit dex plus 1 lang ulit. Crit to endurance, oh. Parang solid na rin to, eh, no? Should I stay with this? Hindi. Gusto ko talaga dex. Dual damage, HP regen, heal speed. Grabe, ang grabe pala yung pinalitang context, no? Ang hirap pala talaga niyang makuha. Skill damage 5, no? Stupid. Wala, ang hirap pala talaga makuha ng dex, gagi. Mukhang kailangan kumamit ng ano, ng mileage. Ang hirap niya makuha, gago. Grabe, malas. Ginalit mo si Mr. Buong. Oo nga, galit na galit si Mr. Buong eh. Walas tayo dun ha. Ano mga budol? Anong may refinement? Ay, hindi. Yung nasa budol sa ano, sa weekly, dun sa website. Ito rin oh, Darius dito. Oo nga eh, disgrasya nga ginawa ako eh. Sayang, no? Mas maganda pa yung kanina eh. Gustong-gusto ko lang makuha yun. Gusto ko lang ibalik yung dex eh. Maalas tayo sa RNG, guys. Mas pumanga tuloy. Naging max MP, HP regen, MP cost reduction rate tuloy. Malas gagi.
artifact lang dito. Weapon merchant. You. Okay, dailies na tayo guys. I-start ko muna yung dailies. Mamaya mag-resume tayo ng live kung meron makapag-live ulit mamayang gabi sa inyo. So, thank you nga pala sa mga nag-subscribe na bago. I appreciate you. At salamat din sa mga tumambay. Na-appreciate kong kayong lahat. So, pag may questions lang kayo for me, huwag kayong mag-hesitate na i-message ako dito or message nyo rin ako sa Facebook. And then, pagka meron kayong mga ideas na gusto nyo rin i-share, mga chismis na gusto nyo rin i-share, sabihin nyo lang din sa akin para may share natin sa next stream natin. So, thank you again. Hanggang sa muli. Sana swertehin tayo sa RNG at malungkot ang gabi.